Bago natin simulan ng kwento, pinapasalamatan ko muna ang mga avid listeners na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Dalangin ko po na sana'y nasa maayos lamang kayong kalagayan sa mga oras na to at sa mga susunod pang araw. Pagka-uwi ni Lando sa kanilang bahay, sa pintuan pa lang ay nakaabang na sa kanya si Lexus. Nang makalapit siya doon, ay agad nitong iniabot sa kanya ang agimat nang hindi nagsasalita. Tiningnan lamang iyon ni Lando. Pagkuway hindi pinansin at nilagpasan na lamang at dumiretso na ng paglalakad papasok ng kanilang bahay. Lando! Pagtawag sa kanya ni Lexus na humarap sa binata. Ganon din ito. Ano bang nangyayari sa'yo? At nagawa mong talikuran ng agimat? Hindi mo dapat ginawa yon. Eto, kunin mo at isuot mo ulit. Saad ni Lexus at iniabot na naman ito kay Lando. Ngunit gaya kanina ay hindi naman ito kinuha ng binata at nanatili lamang na tahimik. Alam mo Lando, hindi naman sa tinatanggalan kita ng karapatan na maging malaya o magawa ang mga gusto mo. Maaari mo pa rin namang magawa ang mga yon. Ngunit sana naman ay huwag mong kalimutan ang mga misyon mo na kailangan mong gawin at harapin. At higit sa lahat, tapusin. Kaya sana naman ay huwag mong isuko ang agimat. At saka isa pa, kahit na anong gawin mo ay hindi mo matatakasan ng kapalaran mo na ikaw ang bagong tagapagmana nitong agimat. At paano na lang kung malaman ito ng mga kampon ni Algonso? Pagtatawanan ka nila, Lando. Iisipin nila na naduduwag ka, kaya mo isinuko ang agimat para sa kanila. Madali ka nilang matatalo. Magsani ka, Lando, dahil gusto mong makatulong sa mga tao. Ikaw lang ang pag-asa nila, Lando. Batid kong marami pang beses na susugod rito ang mga kampon ni Algonso upang manggulo at pumatay. Kaya nang nangyari sa mundo namin, pinatay at binihag nila ang karamihan sa mga kauri kong engkanto. Nais mo rin bang mangyari iyon dito, Lando? Kakayanin mo ba ang konsensyang iyon kung tuluyan mo tatalikuran ang pagiging tagapagtanggol nito? Mahaba at madamdaming wika ni Lexus na sinabayan pa ng pakikiusap. Tila natauhan naman ng binata. Nagulat rin siya nang malamang sinugod ng mga kampo ni Algonso ang mundo ni na Lexus. Hindi niya yun alam. Pero siguro ay kasabay lamang iyon ng nangyari sa kanilang paaralan. Bumuntong hilinga siya at lumapit kay Lexus at tinanggap muli ang agimat. Kinuha niya iyon at isinuot. Pasensya na, hindi ko alam na nangyari yun sa inyo. Pasensya na rin dahil masyado akong nagpadala sa emosyon ko kanina, kaya nagawa kong ibalik sa iyo ang agimat. Pangako, hindi na mauulit yun. Tama ka, hindi ko na matatakasan ang responsibilidad ko sa agimat na to. Kaya mula ngayon, wala na akong ibang iisipin kundi ang tumulong na lamang sa mga tao at sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong ko. At sana ay nandiyan ka pa rin upang gabayan ako. Seryosong saad ni Lando na nakatitig sa lalaking kaharap. Naiintindihan ko, Lando. At mabuti naman kung ganun. Makakaasa ka. Parati lang akong nasa likuran mo. Nakangiting tura ni Lexus. Masaya rin ito dahil sa mga narinig niya mula sa binata. Magmula nga sa araw na yon, tinupad nga ni Lando ang kanyang mga pangako. Tumulong siya sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong sa tuwing may mga nilalang na nanggugulo sa kanilang lugar na batid niyang mga kampon iyon ni Algonso ay kanya itong nilalabanan at hindi hinahayaan pang makabalik kung saan man nagmula ang mga yon sapagkat agad niya itong pinapatay. Doon niya ibinubuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman niya dahil sa nangyari sa kanilang dalawa ni Diana.
Paminsan-minsan naman ay tumutulong siya sa pagsagip sa mga taong nadadamay dahil sa mga sunod-sunod na nangyayaring disgrasya. Hindi naman siya superhero kung tawagin, ngunit iyon ang tingin sa kanya ng mga taong kanyang tinutulungan. Hindi naman siya kilala ng mga yon dahil lagi siyang nagsusuot ng maskara sa tuwing tutulong siya sa mga ito. Dumating ang araw na tila na nibago ang lahat. Walang gulong nangyayari. Natigil na ang mga sunod-sunod na disgrasyang nangyayari at hindi rin alam ng lahat kung bakit. Wala na rin ibang pang mga nilalang ang nanggugulo sa kanilang lugar, sa mga kalapit na lugar ni Lando. Sa madaling salita, tila tumatahimik na naman ang kanilang isla. Bumalik na naman ito sa dating tila tahimik at walang iba't ibang mga nilalang na nanggugulo at pumapatay. Nakakapanibago lang iyon para sa mga naninirahan doon. Dahil ilang buwan din na nanggugulo sa lugar nila ang mga nilalang, na bigla na lang rin nawala ngayon na parang bula. Ngunit gayunpaman, masaya pa rin sila sapagkat makakabalik na sila sa dati nilang buhay. Makakapagtrabaho na ng maayos na wala ng mga kinatatakutang nilalang na humaharang sa kanila sa gabi tuwing umuwi sila. Makakapag-aral na rin ng maayos ang mga estudyante na ang karamihan dito ay natroma na sa nangyari doon sa loob ng kanilang paaralan noon. At higit sa lahat, makakapamuhay na sila ng maayos. Bakit kaya parang nananahimik na ngayon sila? Yung mga kampo ni Algonso, hindi kaya tuluyan na silang mananahimik at hindi namang gugulo? Nagtatakang tanong ni Lando sa kausap na si Lexus. Huwag tayong pasisiguro. Hindi natin alam kung ano ang mga pinaplano ni Algonso, kaya sila nananahimik ngayon. Batid kong panandalian lamang ang katahimikang ito. Ngunit alam kong darating ang araw na babalik sila at manggugulo muli. At sa pagkakataong yon, mas malalakas na ang makakaharap mo, Lando. At yun ang kailangan mong paghandaan. Seryosong wika ng hari ng mga engkanto. Saglit na tumahimik ang binata. Lexus, may tanong pala ako sa'yo. Ano yon? Ba't ba ang advance mo lagi mag-isip? Tuwing nagtatanong ako sa'yo, lagi mong sagot ay yung mga maaaring mangyari lang. Sabihin mo nga, nakikita mo ba kung ano ang mangyayari? Ang hinaharap? Patawa-tawa na wika ni Lando, ngunit seryoso naman ito. Mabuti na ang sigurado at handa tayo, Lando. At siya nga pala, hanggat nananahimik pa ang mga kampo ng kadiliman, ay sasanayin na rin kita kung paano magagamit ng maayos ang agimat na yan at kung ano pa ang mga kayang gawin nito. Bukas na tayo magsisimula, kaya't maghanda ka na. Tura ng lalaki na ikinatango na lamang ng binata. Makalipas ang 3 taon, ngayon ay kaarawan ni Lando. Ito ang 21 niyang kaarawan. Nasa tamang edad na siya. Sa 3 taong lumipas, kabisado na niya ang bawat kapangyarihan ng kanyang agimat dahil na rin sa tulong ni Lexus. Nagpatuloy lang sa pagiging tahimik ang lugar nila at magpasa hanggang ngayon. Bihira niya na lamang din magamit ang agimat, ngunit parati niya itong isinusuot na nakatago lang sa ilalim ng kanyang damit. Nakapagtapos na rin siya ng sekundarya. Sabay silang gumraduate ni Diana, ngunit hanggang sa ngayon ay tila ba hindi magkakilala o naging magkaibigan ng dalawa, sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nag-uusap o nagkikibuan man lang. Tinutuo nga ni Lando ang kanyang sinabi noon na umusta na lang sila na parang hindi magkakilala. Nagpatuloy sa pag-aaral ng kolehiyo si Lando. Nais niya rin kasing makapagtapos gaya ng nais ng kanyang mga magulang. Nasa tabi ng dagat ngayon si Lando habang nakaupo sa ibabaw ng malaking bato. Kumuha siya ng maliliit na bato at binabato-bato niya yun sa dagat. Inaalala niya ang mga masasayang alaala nila ni Diana
noong magkaibigan pa sila. Hindi niya man maamin ngunit namimiss niya ang bawat sandali na magkasama silang dalawa. Hanggang ngayon ay mahal niya pa rin ito at niminsan ay hindi iyon nagbago. Masasaktan siya sa tuwing nakikita itong tila walang pakialam sa kanya. Noong araw nga nang nakapagtapos sila, nais niya sana itong kausapin at batiin ngunit inuunaan siya ng hiya. Ilang minuto pa siyang nanatili sa tabing dagat. Pagkuway umalis na rin at bumalik na rin sa kanilang bahay. May simple lang silang handaan at kasiyahan. Tanging si Lexus at ang ilan sa mga kaibigan ng kanyang mga magulang lamang ang kanyang mga bisita. O anak, mabuti naman at nandito ka na. May naghahanap nga pala sa'yo. Wika ni Rodolfo. Sino ho? Anong binata? Ayun o. Sabay itinuro ni Rodolfo ang babaeng nakaupo sa kanilang lamesa at kaharap ng kanyang ina at si Kayla. Nakatalikod ito. Agad itong nilapitan ng binata. Amelia? Ani nito. Humarap sa kanya ang babae at ngumiti. Ako nga, kanina pa kita hinahanap eh. Saan ka ba nagpunta? Kamusta ka na nga pala? Saad nito na hindi na aalis ang ngiti sa kanyang labi. Ayos lang naman. Bakit ka nga pala nandito? Tsaka bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Lando. Ibang-iba kasi ang itsura ngayon ni Amelia sa unang Amelia na nakita niya. Kung noon ay may mahaba itong damit at may mga dahon-dahon pa sa ulo. Ngunit ngayon ay nakapantalon ito at tila totoong tao. Lumingon-lingon sa paligid si Amelia. Maliit lamang ang bahay ni Lando kaya't kapag may nag-uusap ay maririnig mo ito. Sa labas na lang tayo mag-usap. Tumango na lang ang binata at sabay silang lumabas ng bahay. Samantala, sa hindi naman kalayuan ay nakatanaw si Diana sa bahay ni Lando. Nakita niya itong nasa tabing dagat. Lalapitan niya na sana itong ngunit bigla naman itong umalis kanina at pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Maya-maya ay lumabas ulit itong ngunit may kasama ng babae. Sa tantya niya ay nasa kaedaran lamang niya yon. Kitang-kita niya sa masayang nag-uusap ang dalawa at minsan pa nga ay nagtatawanan ang mga ito. Pumunta siya roon upang batiin sana ang binata sa kaarawan nito at iyon na rin sana ang araw na makikipag-ayos siya rito. Ngunit ganoon na lang ang kanyang makikita. May dala pa naman siyang regalo para kay Lando. Hindi niya na nakayanan pa ang mga nakikita. Umalis na lang siya roon na may mga luha sa kanyang mga mata. Tuwang-tuwa si Algonso habang pinagmamasdan ang napakarami niyang alagad at lahat ng mga ito ay kapwa nakaluhod sa kanyang harapan bilang pagrespeto sa kanilang bagong pinuno o Panginoon. Ilang taon niya rin itong pinaghandaan, nananahimik at hindi gumawa ng anumang gulo, ngunit sa likod ng pananahimik nilang yon, gumagawa siya ng paraan upang dumami ang kanyang mga alagad. Sinakop nila ang mga nilalang na naninirahan sa mundo nilang yon, bawat tribo, bawat lahi, at bawat angkan. Wala silang pinalalagpas. Ang mga nagtatangkang lumaban ay pinapatay. At ang mga maaaring mapakinabangan ay napapa sa ilalim sa kapangyarihan ni Algonso kung saan siya lamang ang kinikilalang Panginoon ng mga ito at wala ng iba pa. Ang bawat pinuno naman ng mga nasasakop nila ay kasama rin sa mga napapa sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Hindi nila iyon pinapaslang sapagkat kailangan nila ng malalakas na alagad. Hindi lang yon ang ginawa ni Algonso. Kinausap niya rin ang halos lahat ng mga nilalang sa dilim na umanib sa kanya at magtulungan na sakupin ang buong sanlibutan.
At kapag nangyari daw yon, sabay-sabay nilang pamumunuan ang buong mundo at gagawing alipin ang lahat ng mga tao. Ang iba naman sa mga yon ay sumama na nga kay Algonso at naniniwala sa mga pinangako nito. Ngunit ang iba ay tila hindi sang-ayon. Subalit gaya ng ginagawa ni Algonso, ginamitan niya ang mga ito ng kanyang kapangyarihan upang umanib rin sa kanila at maging sunod-sunuran sa kanya. Gumawa rin ito ng paraan upang muling maibalik ang kanyang mga namayapang alagad noong mga panahon si Lexus pa ang nagmamay-ari ng Agimat. At iyon ay paraan din ng mahiwagang portal na tanging si Algonso lamang ang maaaring makapagbukas sapagkat ito lang ang nakakaalam kung paanong mabubuksan ang lagusang iyon. Tinawag niya mula sa lagusang iyon ang kanyang mga alagad at maya-maya ay isa-isang nagsipaglabasan ang mga ito doon. Iba't iba ang mga wangis. Hindi mo maunawaan kung anong uri ba ng mga nilalang iyon. Napakarami rin ng mga ito at halatang malalakas pa. Isa ang angkan ni Armando sa mga sinakop ni Algonso. Kitang-kita niya kung paanong pagpapatayin ng mga ito ang kanyang mga kasamahan nang wala man lang kalaban-laban. At ang iba naman ay tila naging sunod-sunuran na lamang bigla kay Algonso matapos nitong mabanggit ang orasyon sa bawat bigkas nito nang may itim na usok na lumalabas sa mga bibig nila. Isa silang mga engkanto na bumukod sa mundo na pinamumunuan ni Lexus. Sapagkat nais nilang tahimik na pamumuhay at ayaw madamay sa gulo at kaaway ng hari ng mga engkanto. Kung kaya't nilisan nila ang mundong iyon at tumungo sa lugar na hindi nila aakalaing, doon rin pala naninirahan si Algonso. At iyon nga ang bunga ng kanilang pag-alis. Sinakop ni Algonso ang kanyang buong angkan at pinatay ang mga walang kalaban-laban at nagtatangkang lumaban. Pauwi na sana siya noon galing manguha ng mga prutas na kanilang makakain. Ngunit iyon ang kanyang nadatnan, ang paglusob ni Algonso sa kuta nila. Nais niya sanang lumamit ngunit nadubog din siya at naunahan ng takot. Kaya wala na lang siyang ibang nagawa kundi panuorin na lamang ang mga nangyayari. Labagman iyon sa kalooban ng lalaki. Ngunit wala naman siyang magagawa. Tanging pagikbi na lamang ang sa kanya'y namumutawi. Ngayon, sapat na ang ating hukbo. Maaari na tayong magsimulang muli na maghasik ng lagim sa mundo ng mga tao. At gaya noon, gaya ng dati, sasakupin natin sila. At kapag nakuha ko na ang agimat sa lalaking bagong nagmamay-ari nito, mas mapapadali ang pagsakop natin sa mga tao sa buong sanlibutan. Kaya't inuutusan ko kayo mga alagad ko na hanapin at dalhin sa akin ng lalaking mortal na may hawak ng agimat. Humayo na kayo at simulan ang paghahasik ng lagim. Pasigaw na wika ni Algonso sa mga nakaluhod niyang alagad. Ilang saglit pa ay tumayo rin ang mga ito at nagkanya-kanya ng umalis. Ngunit ang karamihan pa rin ay nanatili sa kaharian ni Algonso na muli rin nitong inayos at ibinalik. Halos magudahan pa ang mga kababaihang nilalang na iyon na lumabas ng lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Tila sabik na sabik ang mga ito sa pinag-uutos sa kanila ng kanilang Panginoon. At ako, Panginoon, ano naman ang ipagagawa niyo sa akin? Tanong ni Safara kay Algonso. Lumingon ito sa kanya. Nais kong bumuo ka ng hukbo at pamunuan niyo ni Dalton. Maglagay ka rin ng mga bantay sa labas ng ating kaharian upang walang makapuslit na kalaban. Sa ngayon, iyon muna ang gawin mo. Ani nito. Masusunod ho.
Nagbigay pugay muna ang babae bago umalis. Si Dalton ay isang dalakit noon na may dugong aswang. Isa ito sa mga pinakamalakas na alagad ni Algonso noon na muli niyang binuhay ngayon. Malalaman ko rin kung sino ang bagong nagmamay-ari ng Agimat mo, Lexus. Kapag nangyari yon, hindi ako magdadalawang isip na paslangin siya at isusunod kita. Sambit ni Algonso habang nakatingin lamang sa malayo. Samantala, habang pauwi si Diana pabalik sa kanilang bahay, matapos sanang bisitahin si Lando at batiin ang karawan nito. Ngunit hindi naman natuloy dahil sa nakita nga nitong may babae itong kausap at tila masayang masaya pa. Habang naglalakad siya pauwi, natanaw niya naman sa hindi kalayuan ang mga taong tila nagkakagulo at nagtatakbuhan pa. Panay rin ang sigawan ng mga ito. Anong nangyayari? Tanong niya sa kanyang sarili. Dali-dali siyang naglakad papalapit doon. Hindi pa man siya nakakalapit ngunit tanaw niya na ang mga kakaibang nilalang na nanggugulo sa lugar na yon. Pinapatay ng mga ito ang mga taong naaabutan at nahuhuli nila. Ang iba naman ay pinuputulan ng ulo at winawarak ang dibdib. Binalutan rin siya kaagad ng takot. Akma na sana siyang sasabay sa takbo ng mga tao papalayo doon. Ngunit narinig naman niya ang iyak ng isang bata na tila takot na takot. Napatigil siya at hinanap ang direksyon nito. Nakita niya ito sa isang bandang kaliwa niya. Isang batang lalaki na nasa 5 taong gulang ang nakita niyang umiiyak at patuloy na tinatawag nito ang kanyang ina. Hindi rin ito makaalis sa kinatatayuan nito at patuloy lamang na umiiyak. Bagamat mabuti ang puso ni Diana, tumakbo siya papalapit sa kinaroroonan nito at niyakap ito upang mawala ang takot. Ngunit mabilis din siya kumalas. Huwag ka nang umiyak. Aalis na kita rito. Halika na. Kinarga niya ang bata at tumakbo ulit papalayo doon. Ngunit isang nakakatakot na nilalang naman ang humarang sa kanila. Humisi ito at nagbabadyang ipukpok sa dalawa ang hawak nitong malaking kahoy. Wag! Wag! Wika ni Diana na masinigpitan ang yakap sa batang karga niya at pumikit na lamang. Ngunit ilang segundo na ang nakakalipas ay wala pa rin nangyayari. Wala siyang anumang nararamdaman na tumama sa kanila. Kung kaya't dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Isang lalaking nakamaskara na naman ang sumangga sa malaking kahoy na ihahampas sana sa kanila ng pangit na nilalang na yon. Napangiti si Diana. Batid niya kung sino ang lalaking yon. Matagal niya nang alam na si Lando ang lalaking nakamaskara na yon. Ngunit wala pa siyang alam tungkol sa agimat nito. Kaya nga magpasa hanggang ngayon ay nagtataka pa rin siya kung paano iyon nagagawa ni Lando. Samantala, matapos harangin ni Lando ang kahoy na tatama sana kay Diana at sa bata, malakas niyang itinulak ang nilalang na yon gamit ang hawak nitong kahoy na sinasangga niya. Tumalsik ito at tumama sa isang malaking puno. Akma na sana itong babangon ngunit sa isang iglap lamang ay nasa harapan niya na ang binata at walang pasabing tinarak ni Lando ang kanyang espada sa nilalang na yon sa bandang tiyan nito. Ibinaon niya pa iyon ng todo at pagkuway biglang binunot kasabay rin ng pagkamatay ng nilalang na yon. Marami pa roon sa kabila, Lando. Kailangan na nating pumunta roon. Sigaw ni Amelia na sumama rin kay Lando doon. Nag-iba na rin ito ng wangis at naging isang diwatang mandirigma na gaya ng nakilala ni Lando. Tumango ang binata at akma na sanang aalis, ngunit napatigil ito nang maalala si Diana na nasa likuran niya lamang at ilang metro lamang ang layo. Nais niya sana itong lingunin at tanungin kung ayos lamang, ngunit pinigilan niya na lamang ang sarili. Bumuntong hininga siya at dumiretso na lamang maglakad.
tila kumirot naman ang puso ni Diana sa inista ni Lando. Hindi man lang siya nito nilingon o kinausap kahit ilang segundo man lang. Ngunit gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya sa ginawa nitong pagligtas sa kanila ng tinulungan niyang bata at pati na rin sa mga taong ililigtas pa nito. Subalit nagtataka lang siya, sino ang babaeng kasama ni Lando na tila hindi pangkaraniwang tao at bakit parang matagal nang magkakilala ang dalawa? Sino ba iyon sa buhay ni Lando? Hindi niya mapigilang malungkot sa iniisip na baka may namamagitan na sa dalawa. Sunod-sunod na pagputok ang narinig ni Lando at Amelia bago pa sila makarating sa lugar kung saan nagsimulang manggulo ang mga aswang at iba't ibang uri ng mga nilalang. Iba't ibang uri ng mga nilalang sa dilim. Dahil doon ay mas binilisan nila ang pagtakbo. Nadat na nila doon ang mga kapulisan na walang tigil na pinagbababaril ang mga nilalang na patuloy na nanggugulo. Ngunit nagtataka na ang mga kapulisan. Halos paubos na ang kanilang mga bala ngunit ni isa sa mga yun ay wala pa rin silang napapatay. Bakit ganun? Bakit hindi sila tinatablan ng bala? Tanong ni Lando kay Amelia habang pinapanood ang mga nangyayari. Tila naiintindihan naman ng babae ang ibig sabihin ng kanyang kausap. Iyon lamang kasi ang unang punta niya sa mundong yon. Ngunit nakuha niya kaagad ang ibig sabihin ni Lando o ang ibig nitong itanong. Hindi sila mapapatay ng mga ordinaryong kagamitan rito sa inyo, gaya ng ginagamit ng mga taong iyan. Hindi sila mga pangkaraniwang nilalang. Mga dati silang alagad ni Algonso na napatay na namin noon. Hindi ko lang alam kung paano sila nabuhay o nakarating rito sa kasalukuyan. Sagot ni Amelia na gaya ni Lando ay pinapanood rin nito ang nakikipagsagupaan ng mga pulis sa alagad ni Algonso na yon. Kung ganun, hindi sila mapapatay ng mga pulis. Ganun na nga, ikaw, ako, at tayong may mga hawak na hindi pangkaraniwang sandata ang makakapatay sa mga halimaw na yan, hindi ang mga taong kagaya nila. Nagkatinginan ang dalawa at saka sabay na nagtanguan. Samantala, nataranta naman ng mga pulis nang mawala na sila ng bala. Napatras pa ang mga ito nang makitang papalapit sa kanila ang mga halimaw o kung anumang klaseng mga nilalang ang mga yon na kanilang pinagbababaril. Mga hangal, hindi nyo kami mapapatay gamit yung mga walang kwenta nyong sandata. Uwi ka ng isang nilalang na may dalawang baluktot na sungay sa ulo. Kulay berde rin ang mukha nito na may malaking katawan. At saka nito sinasabayan ng paghalakak ang kanyang sinasabi. Napalunoklaway naman ng mga pulis dahil sa takot sa kanila. Iyon lang kasi ang unang beses na nakakita sila ng mga ganoong nilalang. Atras na! Sigaw ng isang pulis dahil sa takot. Batid niyang wala silang laban sa mga yon. Lalo pat hindi naman namamatay ang mga ito kahit pagdadagdag rin pa nila ng bala ng baril. Lalo namang nasiyahan ng mga masasamang nilalang na yon sa nakikitang umaatras ng mga kalaban na kanina lang ay halos patayin sila gamit ang mga baril nito. Tuluyan na ngang tumakbo ang mga pulis upang iligtas rin ang kanilang buhay. Nakailang hakbang pa lamang ang mga nilalang sa dilim para habulin ang mga kapulisan upang kanila rin patayin. Ngunit isang lalaking nakamaskara ang humarang sa kanila na napatigil sa mga ito. Gayon din sa mga ibang pulis na hindi pa masyadong nakakalayo. Umalis na kayo. Kami nang bahala rito. Sambit ni Lando sa mga pulis. Sino kayo? Pero hindi sila mga pangkaraniwang nilalang. Sabi ng isang pulis na siya ring sumigaw kanina. Alam namin yon. Kaya umalis na kayo.
Huwag kayong mag-alala. Hindi kami kaaway. Gusto lang rin naman naming mapalayas ang mga halimaw na to. Sagot naman ni Lando sa pulis na yon. Bahagya pang natagalan ng leader, pagkuwit tumango na lamang ito. Sige, mag-iingat kayo. Sabi nito at sumunod na rin sa kanyang mga kasamahan. Kami ang harapin nyo. Maring wika ni Lando at saka winasiwas ang kanyang espada at ilang saglit pa inihagis niya ito patungo sa mga masasamang nilalang na nanggugulo sa lugar nila. Umikot ng mabilis ang espada at sa leksinon ay apat na mga kalaban ni Lando ang pinugutan nito ng ulo. Maya-maya ay bumalik rin ito sa kinaroroon na ni Lando. Nasindak ang mga kalaban na nagpangiti naman sa binata. Samantalang si Amelia naman ay biglang sumulpot sa likuran ng isang aswang na medyo nakaangat sa ere. Walang alin lang binali niya ang ulo nito at sabay na sinoksak sa kanyang likuran gamit ang maliit at mahiwagang punyal. Humandusay sa lupa ang katawan ng aswang na yon. Nang makita ng mga kasamahan pa nito ang ginawa ni Lando at Amelia, sa iba pa nilang mga kasama ay sabay-sabay na umatake ang mga yon. Kinuha naman ni Amelia ang kanyang pana na siyang ginagamit niya tuwing nakikipaglaban ito. Marunong naman siya sa espada ngunit mas komportable siya kapag pana ang kanyang gamit. Lagi niya rin itong dala gaya ng kanyang punyal. Lahat ng matamaan ng sima ng kanyang pana ay agad na namamatay dahil sa laso na inilalagay niya rito. Isang aswang naman ang nakita niyang papasugod kay Lando habang kasulukuyan rin itong nakikipagbunuan sa mga kalaban niya. Dahil doon ay dali-dali niyang itinutok ang kanyang pana sa aswang na yon at saka binitawan ang sima nito. Tumama iyon sa likuran ng aswang at tumagos pa sa dibdib bago patuluyang makalapit sa binata. Mamahalin ko pa siya kaya hindi mo siya pwedeng patayin. Naisambit ni Amelia. Lumingon sa kanya si Lando at tila alam nito ang nangyari. Ngumiti ito kay Amelia bilang tanda ng pasasalamat. Ginantihan rin naman ito ng babae. Wala nang mga tao roon kung di sila lamang. Kanina pang nagsipagtakbuhan at umalis ang mga ito dahil sa kakaibang nila lang na nanggugulo sa kanila. Ngunit hindi naman lahat ay nakaligtas sapagkat ang iba ay pinatay na ng mga masasamang nilalang na yon na kinakalaban ngayon ni Lando at Amelia. Nagtagal pa ng ilang minuto ang laban nilang yon, hindi rin kasi maipagkakaila na marami talaga ang mga ito. Sumugod kay Lando ang nilalang na may berdeng buka at dalawang sungay sa ulo. Ngunit nakita rin niya na may papasugod pang isa sa may likuran nun. Kaya naman, tumalon siya at ginawang apakan ng ulo ng may berdeng muka. Tumulan siyang muli at ibinaon ang espada sa ulo ng aswang. Sumirit ang mga dugo nito sa ulo. Wala na rin sinayang pang oras si Lando dahil ang may berdeng muka naman ang kanyang agad na binalingan. Haharap pa lamang sana ito sa kanya. Ngunit sa isang iglap ay hawak-hawak niya na ang leeg nito at mahigpit na sinasakal. Pakisabi mo sa pinuno mo na kung ano man ang binabalak niya ay hindi siya magtatagumpay. Dahil hanggat narito ako, hahadlangan ko siya sa lahat ng mga masasama niyang gagawin. At kahit nasan damakmak pang mga katulad niyo ang ipadala niya rito, ay hindi ako natatakot. Iyan ang iparating mo sa kanya. Mariing wika ni Lando at saka binitawan sa pagkakasakal ang alagad ni Algonso na may berdeng muka. Galit naman itong nakatingin kay Lando. Nais nitong gumanting ngunit batid niyang wala siyang laban dahil nanghihina na rin siya sa kanina pang pakikipaglaban kay Lando na hindi rin ito maintindihan kung bakit kanina pa siya nitong hindi napapatay. Ngunit ngayon ay tila alam niya na ang dahilan. Siya na lamang ang mag-isang buhay sa mga kasamahan niya sapagkat pinagpapapatay na ang mga yon ni Lando at Amelia. Dahil nga doon,
dali-dali na siyang umalis sa kinaroroonan nila Lando dahil baka magbago pa ang isip nito at tuluyan pa siya. Tumungo siya sa portal o lagusan na pinaglabasan nila kanina. Sakto at hindi pa yun nagsasara. Agad na itong pumasok doon upang ibalita kay Algonso ang mga nangyayari at ang sinabi ni Lando ukol sa kanyang Panginoon. Bakit hindi mo pa siya pinatay? Saad ni Amelia na mula sa likuran ng lalaki. Lumingon nito sa kanya. Gusto ko lang iparating niya ang mga gusto kong sabihin kay Algonso na yon, na hindi ako natatakot sa kanya. Tugon naman ito. Napangiti naman si Amelia. Humahanga ako sa iyo, Lando. Hindi na sayang ang oras na ginugol namin ng aking kapatid para sa pagsasanay mo. Nakangiting tura naman ito. Salamat. Ang galing nga pala ng ginawa mo kanina. Salamat sa pagligtas mo at sa pagtulong mo sa akin rito. Sabi naman ni Lando. Siya nga pala, kailangan nating sabihin ng mga tao na wala nang mga elementong nanggulo sa kanila kanina. Dagdag pa nito. Hindi na siguro kailangan sapagkat nariyan na sila. Lumingon ng binata sa kanyang likuran kung saan rin nakatingin si Amelia. Papalapit sa kanila ang mga pulis at ang mga kasama nitong mga tao na nakatira sa lugar na yon. Wala na sila, kaya wag na kayong mag-alala pa. Saad ni Lando na humarap sa mga yon. Salamat nga pala sa tulong nyo. Siguro, kung hindi kayo dumating ay naubos at namatay na kaming lahat dito. Ano ba kasing mga nilalang yon? Para silang nanggaling sa ibang dimensyon dahil sa mga itsura nila. Ngayon lamang ako nakakita ng ganoon. Pailing-iling na wika ng leader ng mga pulis. Napabisita lang kasi sila sa isla na yon upang tingnan ang kalagayan ng mga taong naninirahan doon. Kung nagkakaroon ba ng gulo. Ngunit ibang gulo naman ang nadatnan at nasa lubong nila. Tama kayo. Hindi sila mga pangkaraniwan. Sila ang mga tinatawag na mga nilalang ng dilim. Ang mga kagaya nila ay posibleng kumalat dito sa lugar natin o kahit saan pang lugar. Kaya dapat ay mag-iingat tayo. Saad ni Lando. E di, ibig sabihin, babalik pa sila rito? Manggugulo ulit sila? Biglang tanong ng isang ginang. Tumango naman si Lando bilang tugon sa sinasabing ito. Napa-sign of the cross naman ang ginang na yon. Samantala, lahat ng pangyayari ay kitang-kita ni Diana. Napangiti siya sa nakikitang galing at husay ni Lando. Kumpara noon na inaapi-api ito. Masaya siya para sa binata. Sinundan niya kasi ang mga ito matapos madala ang bata sa ligtas na lugar. Pagkatapos ay sumunod siya at nagtago sa isang puno. Subalit hindi niya rin maiwasang malungkot sa tuwing nakikita niyang nangingitian ng dalawa. Nagseselos siya, naiinggit. Mahal niya si Lando. Matagal na. Hindi niya lamang magawang aminin rito dahil natatakot siya sa kanyang ina. Lahat kasi ng mga lalaking dumadaan sa buhay niya, nanliligaw o nagkakagusto, ay kinukulam ng kanyang ina na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. 16 anyos pa lamang siya noon nang may magsimulang manligaw sa kanya. Subalit nang malaman iyon ng kanyang ina, ay agad-agad nitong kinulam ang lalaki. Nasundan pa iyon ng ilang beses, ngunit kamatayan lang ang naghihintay sa mga binatang nagkakagusto sa kanya. Kaya nga mula noon, ay umiiwas siya sa mga kalalakihan. Ayaw kasi ni Mercedes na magkaroon siya ng nobyo. At iyon na nga ang ayaw na mangyari niya kay Lando. Ayaw niyang sapitin na rin ng binata ang mga sinapit ng ilang kalalakihang dumaan sa buhay niya.
Kaya nga nang sabihin nito sa kanya na mahal siya nito, ay doon na siya higit na kinabahan. Paano kung malaman ito ng kanyang ina? Kaya't dahil doon, ay halos ipinagtabuyan niya si Lando at ipamukhang wala siyang nararamdaman para rito. Upang iwasan siya nito at hindi na makarating pa sa kanyang ina. Ngunit nasasaktan na rin siya sa tuwing ginagawa niya yon. At ngayon nga, higit 3 taon na nang huli silang mag-usap ni Lando. Ngunit para sa kanya ay mabuti na iyon para hindi na ito mapahamak pa sa kamay ng kanyang ina. Subalit hindi niya pa rin talaga maiwasang masaktan sa naging kinahinatnan ng desisyon niya. Napapaisip tuloy siya kung hanggang ngayon ba ay mahal niya pa rin si Lando. Hindi niya tuloy mapigilan ang mainis sa babaeng kasama nito. Umuwi na lamang siya na hindi pa rin naaalis ang inggit at selos na nararamdaman. Halos padubog pa nga siyang umakyat ng kwarto. Pero alam din naman niya na wala siya sa posisyon para magalit sa babaeng iyon dahil unang-una, hindi naman sila ni Lando. Sino ba ang kaaway mo, anak? At parang masama ang lasa mo ngayon. Tanong ni Mercedes habang nagkakape sa sala na nagpahinto rin sa dalaga. Wala po, inay. Sige na po. Magpapahinga na ako. Sagot ng dalaga at hahakbang na sanang muli. Kung may kinagagalitan ka man, anak, sabihin mo lang sa akin. At ako nang bahala. Nakikita ko kasi sa iyo na parang inis na inis ka sa taong iyon. Nais mo bang magigante? Wika pa ni Mercedes. Natigilan naman si Diana at tila nag-iisip. Binalin niya ang tingin sa kabilang sulok ng sala kung saan naroon ng lahat ng kagamitan sa pangkukulam ng kanyang ina. Napaisip siya, paano kaya kung ipakulam niya ang babaeng yon? Nang makauwi si Nalando at Amelia sa bahay ng binata, sinalubong sila ni Lexus at ng mga magulang ng lalaki. Wala na sila. Napatay na namin silang lahat. Maliban lang sa isa. Sagot ni Amelia sa mga nagtatanong na mata ni Lexus. At bakit naman? Ani ng hari ng mga engkanto. May sinabi lang ako sa kanya na gusto kong iparating sa kanyang pinuno, kay Algonso. Saad naman ni Lando, napatungo na lamang ang engkanto. Tayo na muna sa loob. Pagsingit naman ni Rodolfo. Nagsipagpasok na naman ang mga ito. Maging ako ay nagtataka rin kung paanong nabuhay ang mga dating namatay na. At sigurado akong kabilang na doon si Dalton at ang Deborah na yon. Sabi ni Amelia nang magtanong si Lexus tungkol sa mga nangyari kanina lamang. Dalton at Deborah? Sino naman sila? Takang tanong naman ni Lando. Kabilang sila sa mga malalakas na alagad ni Algonso. Ngunit hindi lamang sila. Dahil marami pang iba. Katunayan yan, nahirapan din akong kalabanin sila noon. Lalo na itong si Dalton, Deborah, at si Sapara. Ngunit dahil sa hawak ko ang agimat na ginagamit ko, ang kapangyarihan ng asul na dragon, ay napadali sa akin na patayin sila. Maliban lamang kay Sapara. Aaminin kong napakalakas nilang tatlo. Ngunit wala nang mas lalakas pa kay Algonso. Maliban lang sa'yo, Lando. Kaya dapat ay lagi kang maging handa at maging responsable sa kapangyarihang hawak mo. Seryoso na namang sabi ni Lexus. Tama ang aking kapatid, Lando. Singit naman ang diwata. Kung ganun, sinasabi mo ba, Lexus, na ang asul na dragon ang may pinakamalakas na bahagi ng kapangyarihan ng agimat? Nagtataka namang tanong ni Lando.
sa 3 taon na kasing pagsasani noon, kung paano gamitin ang kapangyarihan ng agimat ay ang tanging kapangyarihan lamang ng asul na dragon ang hindi pa niya nasusubukang gamitin sa kanyang mga pagsasani noon. Ewan ba niya ngunit, iyon ang kagustuhan ni Lexus na huwag na munang subukang gamitin ang kapangyarihan nito. Kung ano man ang dahilan, ay hindi niya alam. Tanging si Lexus lamang siguro ang nakakabatid. Subalit nagulat at tila alam na niya. Iyon ba ang dahilan kung bakit ayaw mong sanayin ko ang kapangyarihan ng asul na dragon? Nung mga panahong nagsasani tayo na gamitin ang kapangyarihan ng agimat? Dahil ba ito yung pinakamalakas? Tanong ulit ng binata na napahawak sa suot ng agimat. Napabuntong hininga naman ng engkanto. Oo, Lando. Natakot lang ako na baka hindi mo kayanin ang kapangyarihan niyan. Lalo na kapag nagsama-sama ang 4 na kapangyarihan ng agimat. Masyado itong malakas. Kaya nga naghahangad si Algonso na makuha ang agimat na yan. Pati na rin ang iba pang mga nilalang sa dilim na nagnanais na mapas sa kamay ang agimat. Ayon kasi sa aking ninuno na siyang lumikha ng agimat na hawak mo ngayon, na kung sino man ang magmamay-ari ng agimat na yan ay siyang ituturing na pinakamalakas sa buong sanlibutan. Ganoon rin ang espada na hawak mo ngayon. Kaya Lando, huwag ka nang magtataka kung may mga nilalang na mayat mayalang ang pagsugod at pagtangka sa buhay mo dahil iyan ang kanilang habol. Kaya Lando, nakikiusap ako sa iyo. Protektahan mo ng mabuti ang agimat na yan. Huwag mo itong hahayaan na makuha ng mga masasamang nilalang, lalo na ni Algonso. Alam mo na siguro ang mangyayari kapag nakuha niya yan sa iyo, hindi ba? Mahabang sabi ni Lexus na may pag-aalala rin sa mukha nito. Natahimik ang binata at pagkuway nagsalita. Kung ito pala ang pinakamalakas, eh bakit hindi na lang ito ang sinanay natin noong nagsasanay pa tayo? Para kapag oras na gusto ko itong gamitin, hindi na ako mahihirapan. Hindi yun ganun kadali, Lando. Alam ko yun, dahil minsan na rin napa sa akin ang agimat na yan. Huwag kang mag-alala. Darating din ang araw na matututunan mong gamitin lahat ng kapangyarihan ng agimat. Napabuntong hininga rin si Lando at tumango na lamang ito. May punto naman si Lexus. Siguro nga, hindi pa iyon ang panahon para matutunan niyang gamitin ang pinakamalakas na kapangyarihan ng agimat. At isa pa, kahit na hindi sabihin ni Lexus na protektahan niya ang agimat, ay gagawin niya pa rin naman yon. Sapagkat ayaw niyang maghari ang kasamaan sa mundo nila o kahit saan pang daigdig. Aalis ka na kaagad? Pero wala ka pang ang 1 araw dito. Medyo natatawang sabi ni Lando. Nagpapaalam na kasi si Amelia na babalik na ito sa mundo nila. Oo, kailangan eh. At saka, kailangan kong bantayan ang aming kaharian. Hanggat narito ang kapatid kong si Lexus. Alam mo naman na nagkalat ang kampo ni Algonso at pati mga masasamang elemento sa mundo namin. Kung kaya't hindi maaaring walang isa sa amin dalawa ni Lexus ang naroon. At saka pumunta lang naman ako rito para batiin ka sa iyong kaarawan at para na rin makita ka. Nakangiting sagot ng diwata. Ngunit sa loob nito ay nananamlay na ito sapagkat mawawali na naman siya sa lalaking sa tingin niya ay kanya nang iniibig. Nga pala, paano mo nalaman ang kaarawan ko ngayon? Nabanggit kasi sa akin ni Lexus, kaya naisipan ko na dalawin at puntahan ka rito. Iyon nga lang, kung kailan kaarawan mo sa kapa napalaban. Ayos lang yun. Tungkulin ko naman yun eh. Pero salamat sa pagpunta mo. Sana makabalik ka ulit rito. Oo naman. Hindi maaaring hindi. Sige na. Mauna na ako.
Akma na sana itong papasok sa nakahanda ng lagusan. Ngunit biglang napahawak si Amelia sa kanyang ulo at tila nakaramdam ito ng pagkahilo. Akma na sana itong matutumba ngunit mabuti na lamang at mabilis itong naalalayan ni Lando. Ayos ka lang? Anong nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong nito rito. Ewan ko, hindi ko maunawaan. Ngunit nangihina ako. Nanlalabo rin ang aking paningin. Siguro napagod ka lang dahil sa pakikipaglaban natin kanina. Magpahinga ka kaya muna bago ka bumalik sa inyo. Hindi, Lando. Sanay ako sa pakikipaglaban. Kaya imposible yung sinasabi mo. Saad ni Amelia habang inaalalayan pa rin siya ng kasama. Eh kung ganun, bakit ka nanghihina? Kung hindi ako nagkakamali, mayroong itim na mahika ang ginagamit laban sa akin. Ngunit hindi dapat iyon gagana sa akin sapagkat hindi ako pangkaraniwan. Subalit dahil nararamdaman ko ang presensya ng mahikang ginagamit niya, ay isa lang ang ibig sabihin nito. Malakas siya. Kaya tumatalab ito sa akin. Ngunit pinipigil ito ng aking kapangyarihan. Mariing sambit ni Amelia sa kabila ng panghihina. Ang ibig mo bang sabihin, may kumukulam sa'yo? Takang tanong ni Lando. Ganun na nga. Pero sino naman? Hindi ko alam. Ngunit kung sino man siya, hindi siya magtatagumpay sa binabalak niya sa akin. Pilit na tumatayo ng maayos ang diwata, bumitaw na rin ito kay Lando. Umayos ng tayo si Amelia at humingang malalim. Anong gagawin mo? Takang tanong naman ni Lando. Ngunit imbes na sumagot si Amelia, ipinikit nito ang kanyang mga mata at muling humugot ng hangin. Kung sino man ang nagbabalak ng masama sa akin, hindi ka magtatagumpay. Sambit ni Amelia sa kanyang isipan na tila ba kinakausap ang sino mang gumagawa ng hindi maganda sa kanya. Mayroon din siyang naaninag na dalawang pigura ng babae. Hindi niya masyadong makita ang mukha ng mga ito dahil sa tila humihina rin ang kanyang kapangyarihan dulot ng itim na mahika na pilit na pumapasok sa kanyang katawan. Nakaharap ang mga ito sa isang altar na puno pa ng mga kandilang pula. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Lubayan mo na ako. Sigaw ni Amelia muli sa kanyang isipan. Ilang saglit pa ay nagmulat na rin ito ng mga mata. Agad siyang nilapitan ni Lando. Ayos ka lang? Ano bang nangyayari? Anong ginagawa mo? Sunod-sunod na tanong naman ito at hinawakan muli ang babae sa braso bilang pag-alalay rito dahil ramdam niyang nanghihina pa rin ito. Inalalayan niya muli ito sa tabi at ilalim ng puno kung saan nagbukas ang lagusan na ngayon ay nakasara na rin. Umupo sila doon. Alam mo ba kung sino ang gumagawa nun sa'yo? Bakit niya yun ginagawa? Hindi ko alam. Hindi ko rin siya kilala. Hindi ko nga batid kung bakit niya ito ginagawa. Subalit isa lang ang natitiyak ko. Narito siya sa mundo ninyo. Maging si Amelia ay nagtataka rin. Hindi kaya may galit siya sa'yo? Pero paano naman mangyayari yun? Hindi ba't ito pa lamang ang unang beses na nakapunta ka rito? Kaya paanong may magagalit ka agad sa'yo na taga rito sa amin? Hindi ko rin alam, Lando. Ngunit natitiyak ko talaga na narito lamang siya sa lugar ninyo. Hindi ako maaaring magkamali. Subalit hindi siya magtatagumpay sa binabalak niya laban sa akin. Kung kinakailangang paslangin ko siya, oras na maulit pa ito, ikagawin ko. Kahit sino pa siya. Mariing sabi ni Amelia.
Samantala, napatigil sa pagre-ritual si Mercedes matapos kontrahin ng puting enerhiya ang kanyang itim na mahika na ipinapasok niya sa katawan ng babaeng kinukulam niya. Ngunit doon niya lamang napagtanto na hindi pala normal ang babaeng iyon sapagkat nagagawa nitong kontrahin at labanan ang kanyang itim na mahika. Nangihina rin ito. Muntikan pa nga siyang mapasalampak sa sahig dahil doon. Mabuti na lamang at agad siyang naalalayan ni Diana. Hindi siya pangkaraniwan, anak. Anong klase ba itong babaeng kinagagalitan mo? Nagagawa niyang kontrahin ng mahika ko. Medyo inis na sabi ng matanda. Hindi naman agad nakasagot si Diana. Maging siya ay alam niyang hindi pangkaraniwan ang babaeng yon. Ngunit dahil nga sa inggit na nararamdaman niya sa babae, sapagkat parati nitong kasama si Lando, ay pumayag siya sa gustuhan ng ina na kulamin ito. Nagawa nila iyon sa pamamagitan ng porselas ni Amelia na nalaglag nito habang abala ito sa pakikipaglaban. Nakita iyon ni Diana. Hindi niya nga lang alam kung bakit may nag-uudyok sa kanya na kunin yon. At iyon ang ginamit ng kanyang ina upang kulamin ito. Pero huwag kang mag-alala, anak. Hindi tayo susuko. Subukan nating muli at sisiguraduhin kung hindi niya na ito makokontra pa. Kahit na ano pang nilalang siya. Basta't para sa'yo ay gagawin ko ang lahat. Sumaya ka lamang, anak. Dagdag na sabi pa ni Mercedes. Salamat na lang po, inay. Pero wag na po. Hindi nga po dapat natin ito ginawa. At saka isa pa po, wala naman po ako sa posisyon para maramdaman ko yung galit na to. Kaya, wag nyo na lamang pong ituloy. Sige na po, magpapahinga na po muna ako. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Diana. Nakaramdam kasi ito ng pagsisisi sa ginawa nila. Kung may babalik niya lamang ang oras, ay hindi niya na sana papayagan pa ang gusto ng ina. Dahil alam niyang mali yon. Hindi yun tama. Kahit na ang turing ng karamihan sa kanyang ina ay masamang mangkukulam, ay iba naman siya rito. Hindi siya masama. Dali-dali siyang tumungo ng kwarto at isinara yung pinto. Napailing na lamang si Mercedes sa naramdaman nito. Naramdaman nito ang bigat na nararamdaman ng anak. At alam niya kung bakit. Hindi niya lamang sinasabi rito na alam niya na ang tungkol kay Lando, ang lalaking gusto ng kanyang anak. May malaki siyang plano para sa lalaking iyon at tiyak niyang oras na mangyari yon ay paniguradong kamumuhian ito ni Diana. Sa kabilang banda naman, humahangos na dumating ang may berdeng muka sa kaharian ni Algonso. Dali-dali itong tumungo sa kinaroroonan ng kanyang Panginoon, nakakatapos lang rin makipag-usap sa isa sa mga kauri nila. Nag-aalangan pa ito kung sasabihin pa niya ang nais iparating ng lalaking nakamaskara na nakasagupa nila kanina na siya ring pumatay sa mga kasamahan nito, kasama na si Amelia. Dahil tila hindi naging maganda ang usapan ng mga ito sapagkat mahalatang iritado si Algonso. Bakit ka narito? Nasaan ang mga kasama mo? Wika ni Algonso na nagpatigil sa isipin ng may berdeng muka. Wala na sila. Patay na. Pinatay sila ni Amelia at ng lalaking nakamaskara na kasama niya. At sa tingin ko, Panginoon, siya ang may hawak ng agimat. Nauutal-utal nitong sabi. Kung ganon, bakit ka pa naririto? Bakit hindi kanila pinaslang? Walang ganang sabi ni Algonso. Binuhay niyo ho ako dahil mayroon siyang salita na nais niyang iparating sa inyo, Panginoon. At ano naman yon? Hindi raw siya natatakot sa inyo. Sinasabi niya na hanggat nabubuhay raw siya ay hindi niya raw
kayo itigilan. Hindi kayo magtatagumpay sa mga pinaplano nyo. Kabado at nauutal na sabi ng may berdeng muka, sabagkat batid niyang ikagagalit iyon ng kanyang Panginoon. Nanggigigil naman sa galit ang muka ni Algonso. Nainsulto ito sa mga narinig niya mula sa kanyang alagad na pinapasabi ng lalaking nakamaskara na tinutukoy nito. Sa galit ay inihampas nito ang kanyang tungkod at naglabas ng kapangyarihan doon at tumama ito sa kanyang alagad na may berdeng muka. Tumalsik ito sa hindi kalayuan at unti-unting nawalan ng buhay. Mga walang silbi, mga inutil, talagang hinahamon ako ng lalaking iyan. Matapang lang siya sapagkat nasa kanya ang agimat. Ngunit oras na mapas sa kamay ko yan, ikaw ang una kong papaslangin. At oras rin na makilala ko kung sino ka. Ang iyong pamilya ang aking uunahin. Mariin at pasigaw na saad ni Algonso. Samantala, ilang araw mula nang bumalik si Amelia sa kaharian ng kanyang kapatid sa mundo nila. Tanghaling tapat noon, naglalakad si Algonso galing bumili ng kanilang mauulam. Sa isang bahay na nadaanan niya at tila nagkakagulo, may umiiyak rin siyang naririnig. Dahil sa kuryosidad ay lumapit siya doon at nagtanong sa isang lalaki na nasa may pintuan. Ano pong nangyayari dito? Ano hong meron? Ani niya. Hindi rin namin maipaliwanag, iho. Pero sabi, kinukulam ng anak namin. 10 taon pa lamang siya kaya hindi namin alam kung sino ang kaaway niya o may galit sa kanya na gumagawa nito. Maluhaluhang sagot ng lalaki na nooy ama pala ng batang kinukulam. Pumaling naman si Lando sa kinaroroonan ng bata. Kitang-kita niya na yon dahil nasa tapat lamang din ito ng pintuan katabi ng ama nito. Namimilipit ito sa sakit habang hawak-hawak ang tiyan. Nagkakaroon din ng mga butol-butol ang buong katawan nito. Bumubula-bula rin ang bibig. Ang ina nito ay hindi na magkamayaw kung ano ang gagawin. Iyak na rin ito ng iyak na minsan ay niyayakap na lang ang anak. Mukhang kinukulam nga siya. Pero bakit hindi niyo siya dalhin sa albularyo? Baka humagamot siya at gumaling siya. Sabi ni Lando na hindi inaalis ang tingin sa batang hirap na. Ngunit ramdam ni Lando na lumalaban ito. Nagawa na namin iyan. Katunayan, noong nagsimulang manakit ang tiyan niya at noong makita namin nagkakaroon siya ng butol-butol sa katawan, dinala agad namin siya sa albularyo. Pero hindi siya magamot. Hindi magamot ang aking anak dahil masyado raw malakas ang kumukulam sa kanya at hindi kaya ng kakayahan niyang kontrahin yon. Kaya umalis na lamang kami at inuwi siya rito. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil ang pananakit ng tiyan niya. Sinabayan rin ang pagbula ng bibig. Natatakot nga kami na baka kapag nagpatuloy pa ito, ay tuluyan ng bumigay ang katawan ng anak namin. Pero wag naman sana. Hindi na talaga namin alam kung ano ang gagawin. Hindi na maiwasan pa ng lalaki na mapaluha habang nagkukwento ito. Awang-awa naman si Lando sa mga ito, lalong higit na sa bata. Kita niya ang paghihirap na dinaranas nito sa kamay ng mangkukulam. Hayaan niyo ho, ipagdadasal ko na gumaling ang anak niyo. Sige ho, mauna na ho ako. Ngumiti na lang sa kanya ang lalaki. Pagkatapos ay itinuloy niya na ang paglalakad para makauwi na rin sa kanila. Ilang oras ang lumipas. Pagkatapos magtimpla ng kape ni Rodolfo ay nakita nito si Lando na nakaupo sa tapat ng pintuan ng bahay nila. Tila malalim ang iniisip. Lumapit siya rito at tinabihan. Ano namang iniisip mo, anak? Pauna niya rito. Lumingon ito sa kanya. Kanina po kasi
May nadaanan akong bahay na parang nagkakagulo kaya tinignan ko. Nakausap ko po yung tatay at sabi, kinukulam raw ang anak nila. Nakakaawa po yung bata, itay. Hirap na siya. Matamlay na sabi ni Lando. Uso na talaga ang kulam ngayon, anak. Noong isang araw din nakausap ko yung kasamahan kong mangingisda at sabi, may kumukulam daw sa kanyang kapatid at hanggang ngayon ay pinapahirapan pa rin. Grabe na talaga yung mangkukulam na yan. Wala nang sinasanto. Mapabata, matanda, o kahit diwata. Kaya nang sinabi mong nangyari kay Amelia, di ba? Mabuti na nga lang at hindi siya tao gaya natin, kaya nagawa niyang kontrahin yung kulam. Iiling-iling na sambit ni Rodolfo at sabay humikop ng kape. Kailangan ko siyang mahanap. Itay, kailangang matigil na itong ginagawa niya sa mga tao rito sa atin. Tama si Amelia, dapat siyang patayin dahil sa mga kasamaang ginagawa niya at sa pagpapahirap niya sa mga binibiktima niya. Mariing sabi ni Lando na buo na ang desisyon niya na hanapin at patayin ang mangkukulam sa kanilang lugar. Eh paano mo namang gagawin yun, anak? Hindi mo nga kilala kung sino at kung saan siya nakatira. Tumayo si Lando. Ako na pong bahala doon, itay. Sabay na naglakad ito paalis ng bahay. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Palihim na pumuslit si Lando sa bahay ng batang kinukulam na nadaanan niya kanina. Nasa kwarto ito. Sakto at wala doon ang mga magulang niya. Natutulog ang bata ngunit makikita mo pa rin ang paghihirap sa itsura nito. Hinaplos niya ang buhok ng bata at gamit ang kabilang kamay ay hinawakan niya ang kanyang agimat at saka pumikit ito. Tulungan mo akong mahanap ang nagpapahirap sa batang ito. Sambit ni Lando habang nakapikit ang mata. Bahagyang nagliwanag ang suot niyang agimat at maya-maya ay tila naglakbay ang kanyang isipan mula sa kinaroroonan niya hanggang sa tumigil sa isang bahay na may kalayuan rin sa ibang kabahayan. At mula sa labas ng bahay na yon, may naaninag siyang isang matandang babae na napapalibutan ng mga malalaki at pulang kandila at tila nagsisimula pa lamang itong mag-orasyon. Ilang saglit pa ay nagmulat na rin siya ng mga mata. Huminto na rin sa pagliwanag ang agimat. Sa lugar na yon, naroon ang mangkukulam. Naisambit ni Lando. Bumaling muli ito sa bata. Hayaan mo, gagaling ka na rin. Nakangiting sabi ni Lando bago umalis sa kwartong yon. Dali-daling naglalakad patungo sa lugar na itinuro sa kanya ng agimat at tila pamilyar sa kanya ang lugar na yon. Iyon ang lugar kung saan madalas niyang ihatid si Diana noong panahong magkaibigan pa sila. Naglalakad-lakad pa siya doon hanggang sa makita niya ang isang bahay na kagaya rin ng pinakita sa kanya ng agimat. Ito na siguro yon. Sambit ni Lando sa sarili. Nakaramdam rin siya ng masamang enerhiya mula sa loob nito. Hawak niya na rin noon ang kanyang espada at nakasuot na rin ng maskara. Nang magtagumpay siyang makapasok, nakita niya roon ang isang kaidarang babae na nakaupo at tahimik sa gitna na napapalibutan ng pulang kandila na gaya rin ng kanyang inaasahan. Sa tingin niya ay mag-isa lamang ito roon dahil walang ibang tao na naroon maliban sa mangkukulam na yon at saka sa kanya. Ikaw ang nagpapahirap sa mga tao rito. Pasigo na sabi ni Lando na siyang nagpatigil sa ginagawang ritual ng mangkukulam. Humarap ito sa kanya at tila ba hindi na ito nagulat. Inaasahan ko ang iyong pagdating, binata.
Hindi ko lang akalain na sa ganitong oras pa. Hindi pa kasi natatapos ang orasyong ginagawa ko para sa iyong kaibigan. Tila nang iisuto pa si Mercedes. Nagtaka naman si Lando. Tila alam niya na kung sino ang tinutukoy nito. Ngunit paano nito nalaman na magkaibigan sila ni Amelia? Ngunit pinaliwala niya na lamang ito. Bakit mo ba pinahihirapan ang mga tao? Ang mga kinukulam mo? Pati mga bata dinadamay mo? Alam mo bang hirap na sila ngayon dahil dyan sa mga pinagkagagawa mo? Galit na sigaw ng binata. Alam ko yon, pero hindi ko naman kusang ginagawa yon. Dahil may mga taong binabayaran ako upang gawin iyon sa kanila. Pero buti nga yun sa kanila dahil masasama ang mga ugali nila. Kaya nga sila pinakukulam ng mga taong may galit sa kanila. Pero mas masama ang ugali mo dahil pinagpapalit mo ang buhay ng tao para lamang sa pera. Ganyan ka na ba kasama? Pwede ba kung narito ka lamang para manumbat, umalis ka na? Hindi. Narito ako para tapusin ang kasamaan mo. Mariing sambit ni Lando. Ano ka mo? Papatayin mo ako? At sa tingin mo ba ay kakayanin mo yon at hahayaan kong mangyari? Agad na kinuha ni Mercedes ang kanyang itim na libro na naglalaman ng iba't ibang uri ng mga malalakas na orasyon at saka ito nagsimulang magbasa roon ng mga lingwaheng kakaiba. Maya-maya ay humangin ng malakas at ang mga tuyong dahon na galing sa labas ay nagsipagpasukan sa bahay na yon. Nagsama-sama ang mga iyon hanggang sa makabuo ng isang tila malaking bola. Sa pagkumpas ng kanyang kamay, ang mga dahon na naging bola ay sumugod patungo kay Lando. Naiwasan naman ito ng binata. Iwinasiwas niya naman ang espada at iyon ang ginagamit niya upang gabiin ang bolang dahon at magkahiwalay na ito. Ilang beses niya rin itong inilagan dahil mapilis rin ang bawat pag-atake nito sa kanya. Sinasabayan niya rin iyon ng pag-espada sa dahon upang magkawasak-wasak ang mga ito. Hanggang sa hindi napansin ng lalaki na nasa likuran niya na ang dahong bola. Malakas siya nitong binangga dahilan upang tumalsik siya sa pader ng bahay. Trato. Sa gilid naman kung saan tumalsik si Lando, isang litrato naman na nakapatong sa maliit na mesa ang nahagip ng kanyang mga mata. Pilit siyang tumayo at tinitignan iyon ng malapitan dahil tila pamilyar sa kanya ang naroon. Dalawang babae ang nasa litrato. Kapwa nakangiti ang mga ito. Isang may kaidarang babae at kung hindi siya nagkakamali, iyon ang mangkukulam na kinakalaban niya ngayon. At ang isang babaeng kaidara niya lang din. Hindi niya alam kung totoo ba ang kanyang nakikita sapagkat kilalang kilala niya kung sino yon. Diana? Hindi maintindihan ni Lando ang nararamdaman ng mga oras na yon nang makita niya si Diana kasama ang mangkukulam sa kanilang lugar na siya rin kinakalaban niya ngayon. Anong koneksyon ng mangkukulam na yon sa buhay ni Diana? Isang malakas na pag-atake na naman ang ginawa ni Mercedes gamit ang bolang dahon sa katawan ni Lando. Doon lang rin ulit na balik ang pag-iisip ni Lando at dahil nga sa pag-atake ng bolang dahon ay napatalsik at napaibabaw si Lando sa maliit na mesa kung nasaan ang litrato. Dahilan rin iyon upang malaglag ang litrato at mabasag. Dahil naman sa kagustuhan ni Lando na malaman kung sino si Diana sa buhay ng mangkukulam na yon, ay pilit na naman siyang tumayo at humugot ng hininga. Ilang saglit lamang ito makbo siya patungo sa bolang dahon habang hawak ang kanyang espada. Kasabay rin ang pagliwanag ng katawan ng espadang gamit niya. Hinati niya ng paekis ang bolang dahon na yon.
Nawasak ito at nagkanda kalat-kalat sa sahig. Inis na inis naman si Mercedes. Akma na sanang magbabasa muli ito ng kanyang itim na libro para sa bagong orasyon na gagamitin niya laban kay Lando. Subalit hindi pa man siya nakakapagsimula, ay naramdaman niya na ang pagsakal sa kanya ng binata. Hindi man yun gaanong malakas, ngunit sapat na para mahirapan siyang makahinga. Sabihin mo, sino ang babaeng to sa buhay mo? Bakit magkasama kayo sa litrato? Anong koneksyon mo sa kanya? Mariing sabi ni Lando habang sakal si Mercedes. Ipinakita niya rin dito ang litrato na nakuha niya bago siya lumapit rito. At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Kung gusto mo, bitawan mo muna ako. Mariing ding sagot ni Mercedes. Hindi ako uto-uto. Sabihin mo na kung ayaw mong mapadali ang kamatayan mo. Wikang muli ni Lando. Subalit hindi nagpatinag ang mangkukulam. Ginisihin niya pa ito. Sasabihin ko lamang kung bibitawan mo ko. Pagmamatigas pa ni Mercedes. Kaya't wala nang nagawa si Lando kung di ang bitawan nito dahil na rin sa kagustuhan niyang malaman ng totoo. Ngayon, sabihin mo, sino sa buhay mo ang babaeng to? Bumaling si Mercedes sa litratong hawak ng lalaki. Anak ko siya! Tila nanlambot ang tuhod ni Lando. Totoo nga ang kanyang hinala. Mag-ina nga ang dalawa. Bakit sa dinami-rami pa nang pwedeng maging ina ni Diana, ay bakit ang mangkukulam pa na yon? Paano niya magagawang paslangin ang ina ng babaeng laman ng kanyang puso? Oras na gawin niya yon, ay batid niyang masasaktan ito. Kahit alam niyang walang pakialam sa kanya si Diana, ay ayaw niya pa rin nasasaktan ito. Nang makita naman ni Mercedes na tila natulala at nawala sa sarili si Lando, matapos ng kanyang sinabi, ay pasimple siyang lumapit dito. Hindi rin siya napansin nito dahil tila lumilipad ang isipan nito. Isang hakbang na lamang ang layo niya. At habang may pagkakataon pa, bigla niyang hinugot ang suot na itong maskara dahilan upang lumantad ang mukha nito at nakilala si Lando. Doon lang rin muling natauhan si Lando. Nagulat ito sa nangyari at nakita niya na lamang na nasa sahig na ang kanyang maskara. Ikaw? Sinasabi ko na nga ba, ikaw rin ang lalaking iyon? Sabi ni Mercedes, noon pa man kasi ay may hinala na siya na ang lalaking gusto ng kanyang anak at ang lalaking nakamaskara ay iisa lamang. Sapagkat madalas niya ring makita si Diana na tuwing dumarating ang lalaking nakamaskara sa bawat panganib ay lagi itong pinagmamasdan ni Diana. Sa tuwing umaalis kasi ang babae ay lagi niya itong minamanmanan kaya't nalaman niya ang pakikipagkaibigan nito kay Lando. Magagawa mo bang sakta ng ina ng iyong kaibigan? Nakangiting sambit ni Mercedes. Hindi naman agad nakasagot si Lando dahil nalilito pa rin ito. Nagbigkas na naman ang kakaibang orasyon si Mercedes. Napahawak si Lando sa kanyang tenga dahil tila nabibingi siya sa naririnig. Isa iyon sa mga malalakas na orasyon ni Mercedes na kahit hindi ka isang elemento ay tatablan ka nito. Nakamamatay rin iyon sapagkat nalalaso ng utak ng sino mang makakarinig noon. Tuwang-tuwa si Mercedes habang pinagmamasdan si Lando na nahihirapan sa kanyang orasyon. Nakasalampak na rin ito sa sahig. Sinamantala niya na rin yon upang lumapit rito at nagtangkang kunin ang agimat dahil alam rin nito ang tungkol roon at alam niyang makapangyarihan ito. Subalit nahawakan ni Lando ang kanyang kamay kaya't hindi iyon natuloy. Pilit namang bumangon si Lando habang hawak-hawak ang kamay at braso ni Mercedes at gamit nun ay inihagis niya rin ito.
dahilan upang matigilan ito sa pag-oorasyon at makakilos ng maayos si Lando. Mabilis niyang kinuha ang espada na nabitawan niya kanina at saka lumapit kay Mercedes na akma pa lamang sanang babangon. Itinutok niya ito sa leeg. Ayokong masaktan si Diana. Oras na patayin kita. Ngunit ayoko rin na patuloy mong pahirapan ng mga taong binibiktima mo. Kaya't mas pipiliin ko kung ano ang tungkulin ko. Sambit ni Lando na mas piniling patayin si Mercedes. Bahala na lamang kung ano ang magiging kahinatnan. Nabalutan naman ng takot si Mercedes. Mali yata siya. Mukhang desidido itong patayin siya kahit na ina siya ng kaibigan nito. Naalala niya rin si Diana. Hindi pa siya handang iwan ito. Mahal na mahal niya ang anak niya kahit na masyado siyang mahigpit dito. Huwag mo akong patahin. Magbabago na ako. Ititigil ko na ang pangungulam. Magpapakalayo-layo na kami. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi pa ako handang iwan ang anak ko. Mahal na mahal ko si Diana. At alam kong ganun ka rin, hindi ba? Pakiusap, buhayin mo ko. Hindi ko na ito uulitin pa. Magbabago na ako. Maluhaluhang sabi ni Mercedes na seryoso na rin sa kanyang mga sinabi. Nakita iyon ni Lando na tila seryoso naman ito. Nakita niya rin sa mga mata nito ang pagmamahal para kay Diana. Sige, hahayaan kitang mabuhay. Pero siguraduhin mo lang na aalisin mo ang lahat ng sumpang ibinigay mo sa mga taong kinulam mo. At magbago ka na rin. Oras na malaman ko na sumuway ka. Babalikan kita rito. At alam mo kung ano ang mangyayari sa'yo. Sabi ni Lando na may kasamang pambabanta. Ibinaba niya na rin ang kanyang espada na nagpahinga naman ng maluwag sa mangkukulam. Pagkatapos nun ay umalis na rin si Lando sa bahay na yon. Agad na naman na sinimulan ni Mercedes ang pagtigil ng pangkukulam niya sa mga taong kinulam niya. Seryoso siya sa mga sinabi niya kanina. Ayaw niya pang mamatay sapagkat hindi pa siya handang iwan si Diana. Desidido na rin siyang magbago na at iwan ang mundo ng pangkukulam. At alam niyang kapag sinabi niya iyon kay Diana ay tiyak na matutuwa ito dahil alam niya kung gaano nito kagusto na magbago siya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang kinagawa, isang babae naman ang biglang sumulpot sa kanyang likuran at walang pasabing hinatak ito at binalibag sa sahig. Sino ka? Nahihirapang sabi ni Mercedes. Lumapit sa kanya ang babae at hinawakan siya sa buhok. Hindi mo ako nakikilala? Hindi mo ba naaalala kung ano ang mga ginawa mo sa akin? Ang bilis mo namang makalimot, mangkukulang ka. Kasabay ng pag-untong nito sa ulo ni Mercedes sa sahig, dahilan upang dumuguyon. Ang mga kagaya mong masasama ay hindi na dapat pinubuhay pa. At kung inaakala mo rin na palalagpasin ko lang ang ginawa mo sa akin noon, nagkakamali ka. Hindi ako mahinang nilalang na gaya mo. Mariin nitong sabi at kasabay ng pagtadtad niya rito ng saksak gamit ang maliit niyang punyal. Nagmamakaawa si Mercedes ngunit tila walang naririnig ang babae. Patuloy lamang ito sa ginagawa. Hanggang sa tuluyan na ring bawian ng buhay ang mangkukulam na si Mercedes. Sakalang tila na... tauhan ng babae nang makitang wala ng buhay ang matanda. Nabitawan nito ang kanyang hawak na punyal at bahagyang napaatras. Hindi. Bakit ko ba ito ginawa? Hindi ako masama. Hindi ko dapat ito ginawa. Patawarin mo ako. Mga naisambit ng babae. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Diana sa kanilang bahay galing mamalengke. Mag-aalas 6 na rin ang oras na yon.
Nabitawan niya pa ang mga pinamili nang makitang nakahandusay ang katawan ng ina. Agad siyang dumapit rito at ipinatong ang ulo sa kanyang tuhod. Inay, gising po. Anong nangyari sa inyo? Tumutulo na ang luha ng dalaga at pinagyuyugyog ang katawan ni Mercedes. Ngunit hindi na ito gumagalaw pa. Gulong-gulo ang dalaga at puno ng katanungan ng isipan. Ano ang mga nangyari habang wala siya? At sino ang may gawa nun sa kanyang ina? Habang nagluluksa si Diana, isang babae naman ang biglang dumating na may kakaibang kasuotan. Kanina pa iyong naroon. At nakita ang buong pangyayari. Pati ang paglantad ng mukha ni Lando. Si Lando, siya ang may gawa niyan sa iyong ina. Pagsisinungaling ng babae na walang iba kundi si Safara. Napalingon doon si Diana. Sino ka? Umiiyak pa rin ito. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ngunit nakita ko ang buong kaganapan at isang binatang nagngangalang Lando ang pumatay sa iyong ina. Sabi ulit nito na mas lalong nagpagulo kay Diana. At paano mo naman nasabi na siya ang pumatay? Sabagkat nakita ko ang lahat. Katunayan yan, napadaan lang ako rito sa bahay niyo hanggang sa marinig kong tila may nagkakagulo rito sa inyo. Kaya't naisipan kong tignan kung ano ang nangyayari. At iyon ang bumungad sa akin. Nakikipaglaban ang iyong ina sa landong yon hanggang sa patayin ng lalaking yon ang iyong ina. Kunwari ay nalulungkot pang sabi ni Safara. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka. Hindi yun magagawa ni Lando. Pilit na ayaw maniwala ni Diana. Ang lalaking nakamaskara at ang Lando na yon ay iisa lamang. Tama ba ako? Hindi na nakasagot pa si Diana. At isa pa, mangkukulam ang iyong ina. Tagapagligtas ng mga tao ang lalaking yon. Kaya't walang dahilan upang hindi niya patayin ang iyong ina. Lalo na kung may masama siyang ginagawa. At alam mo ba kung ano pa ang mas masaklap roon? Iyong nagmamakaawa na ang iyong ina na huwag siyang patayin. At sinabi niya ring magbabago na siya. Ngunit ang Lando na yon, hindi man lamang nakinig. Bagkus ay pinatay niya ng walang kalaban-laban. At nakita ko pang tumatawa-tawa siya nang makitang wala ng buhay ang iyong ina. Batid niya rin na siya ang iyong ina. Ngunit tinuloy niya pa rin ang kanyang balak. Hindi niya man lamang naisip kung ano ang mararamdaman mo. Kaawa-awa talaga ang sinapit ng iyong ina. Maging ako ay nalulungkot rin. Pakunwaring sabi ni Safara na nilalaso ng isipan ni Diana upang kamuhian nito si Lando. Puno rin ang kasinungalingan ng kanyang mga sinasabi. Maniwala ka sa akin. Totoo ang aking mga sinabi. Kailangang maghiganti ka. Pagbayarin mo ang lalaking iyon sa ginawa niya sa iyong ina. Tuluyan na ngang nalaso ng isipan ni Diana at naniwala na sa mga sinabi ng babae. Napuno ng galit ang kanyang puso. Muli niyang niyakap ang katawan ng ina at saka nagwika. Ipaghihiganti kita, inay. Mariing sabi ni Diana na puno na ng galit at puot sa puso para kay Lando. Masayang bumalik si Safara sa kanilang kaharian upang ibalita kay Algonso ang mga natuklasan niya habang nasa mundo siya ng mga tao. Mahal kong Panginoon, mayroon akong magandang balita sa iyo na tiyak na ikatutuwa mo. Nakangiting sabi ni Safara kay Algonso. At ano naman yon? Sagot ni Algonso na hindi man lamang lumilingon sa kausap.
kilala ko na kung sino ang nagmamay-ari ng Agimat. Uwi ka ni Sapara na siyang nagpalingon kay Algonso. Totoo ba yung sinasabi mo? Sino siya at paano mo nalaman? Nagagalak na saad nito. Tumungo ako sa mundo ng mga tao, kani-kanina lamang, upang magmanmansa ng ngunit may mga nangyaring hindi ko inaasahan. Nakilala ko ang lalaking nagmamay-ari ng Agimat. Nagngangalan siyang Lando. At nakita ko rin ang kanyang itsura. At mukhang alam ko kung ano o sino ang kahinaan ng Lando na yon. Nakangiti pa rin si Sapara na ikinatuwa naman ni Algonso. Mabuti kung ganon, maaasahan talaga kita sa para. Kaya't maghanda ka na, ihanda ang iyong hukbo at ngayon rin ay paparoon tayo sa kanilang mundo upang makuha ang Agimat sa Lando na yan. Agad na nagbigay po kay ang babae. Masusunod po. At saka na ito umalis na may mangingiti pa rin sa labi sapagkat nakagawa na naman siya ng bagay na ikinatuwa ng kanyang Panginoon. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isa sa mga naroon sa kaharian ang kanina pang nakikinig sa usapan ni Algonso at ni Sapara. May galit itong tumititig kay Sapara habang paalis. Kahit kailan, pabida ka talaga, Sapara. Gigil na sabi nito. Samantala, gumaan ang loob ni Lando ng marinig mismo kay Mercedes na magbabago na ito. Nagulat man siya sa nalaman na mangkukulang pala ang ina ng babaeng minamahal niya ay hindi pa rin nagbago ang pagtingin niya para kay Diana. Alam niya naman kasi na kahit sa maikling panahon na naging magkaibigan sila noon ay batid niyang mabuting tao ito, hindi gaya ng kanyang ina na nagbago na rin ngayon. At hiniling niya rin na sana ay tuluyan na yon, nawa ay patuloy na rin maging mabuting tao si Diana, pati ang ina nito. Pinuntahan niya rin ang mga taong naging biktima ng pangungulam ni Mercedes, kani-kanina lamang, at tumupad nga ito sa kanilang usapan. Gumaling na ang mga ito, kaya naman labis siyang natuwa. Sa kanyang pag-iisip, nagulat na lamang siya nang biglang nag-ingay ang kalangitan, kumulog at kumidlat. Ngunit ilang segundo lang iyon dahil nawala rin ito kaagad. Dali-daling dumapit sa kanya si Lexus na sumulpot na lamang sa hindi kalayuan sa kanya. Narinig mo ba yun, Lando? Tanong nito na tila kinakabahan. Iyong pagkulog at pagkidlat? Oo, narinig ko. Pero nawala din agad. Ano bang ibig sabihin nun? Naguguluhan si Lando. May masamang mangyayari. Narito na sila. Sabi na naman ni Lexus. Ano? Sinong sila? Ano bang ibig mong sabihin? Napatigil pareho ang dalawa nang malakas na sigaw ng tila mga halimaw ang naririnig nila na nagmumula sa kabundukan. Nagkatinginan sila at sabay-sabay na lumabas ng bahay. Sila lamang dalawa ang naroon dahil pumunta ng bayan ng mag-asawang Rodolfo at Rowena. Iba't ibang uri ng mga nilalang ng dilim ang nakita nilang pababa ng bundok at patungo sa kanilang bahay. Mabilis na naglalakad ang mga yon. Sa may bahagyang hulihan naman ay naroon ang mga namumuno sa mga yon, kasama ang isang babae. Si Algonso. Bulalas ni Lexus, kahit na malayo ay kilalang kilala niya ito, habang si Lando naman ay tahimik lang habang hinihintay ang paglapit ng mga ito. Maghanda ka, Lando. Mukhang papalaban tayo. Wika ni Lexus na inilabas na ang kanyang espada. Ilang metro na lamang kasi ang distansya ng mga ito sa kanila. Tumungo naman si Algonso sa unahan ng kanyang mga alagad. Gayon din si Sapara.
Nakatingin kapwa ang mga ito sa dalawa. Siya ba? Siya ba si Algonso? Tanong ni Lando na nakatingin sa lalaking sa tansya niya ay kasing tanda lamang ni Lexus. Oo, Lando. Siya si Algonso, ang namumuno sa lahat ng mga masasabang nilalang sa dilim. Maganda ka, Lando. Alam natin parehas kung ano ang pakay nila rito, lalo na sa'yo. Seryosong sabi ni Lexus na may kaunting pagkabahala rin itong nararamdaman. Hindi rin ito maintindihan kung paanong nalaman ni Algonso kung nasaan sila at kung paanong nalaman nito na si Lando ang nagmamay-ari ng Agimat kayong wala naman silang pinagsasabihan tungkol doon maliban na lamang sa mga magulang ng binata at kay Amelia. Pero kung paano man nalaman ni Algonso ang tungkol kay Lando ay hindi naman mahalaga yon dahil wala na silang magagawa pa sapagkat nariyan na ang mga kalaban. Nagkita rin tayong muli, Lexus. Saad ni Algonso na may pag-ngisi pa. Oo, at hindi ko yun ikinagagalak. Mariing sagot ni Lexus. Bahagyang napatawa ang kausap. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagbabago. Lexus, hambog ka pa rin. Tila nang iinsulto ito. Ang naaalala ko, noong huli tayong magkita ay noong pinaslang mo ko. Subalit malas mo lamang sapagkat nabuhay akong muli at sa pagkakataon na ito, ikaw naman ang papaslangin ko. Dagdag na sabi ni Algonso na may pagkamariin. Ikaw ang hambog, Algonso. At sa tingin mo ba ay hahayaan kong gawin mo yon? At bakit hindi? Sino ba ang ipinagmamalaki mo? Iyang binatang nasa tabi mo? Huwag kang ang magtago sa likuran ng binatang yan. Nakakatawa ka. Katawa-tawa kayong dalawa. Bakit, Lexus? Natatakot ka ba? Kaya't nagtatago ka sa likuran ng taong may hawak ng dati mong agimat. Patuloy lamang sa pang-iinsulto itong si Algonso. Huwag mong baliktarin sa iyo si Lexus. Algonso, ikaw ang nagtatago sa likod ng mga alagad mo. Kaya baka ikaw ang natatakot. Ganting sabi ni Lando na hindi na natiis ang mga sinabi ni Algonso kay Lexus at sa kanilang dalawa. Ikinainis naman iyon ng hari ng kadiliman, kaya't nagwika rin ito. Sugurin sila! Inis na utos nito sa kanyang mga alagad. Nagsitakbuhan naman ang mga nilalang ng dilim patungo sa dalawang yon. Ito na, Lando. Ngayon ay tayong dalawa naman ang magkasamang lalaban. Nagtanguan ang dalawa at saka sabay na sinalubong ang mga kalabang paparating. Samantala, nagmamadaling umalis ang mga engkantong mandirigma na kasapi ni na Lexus at Amelia upang tulungan si Lando at Lexus sa laban ng mga ito. Isa kasi sa mga kaibigang ibon ni Amelia ang nakapagsabi ng mga nagaganap sa mundo ng mga tao kung saan namamagitan si na Algonso, Lexus at si Lando. Dalawa lamang si na Lando at Lexus laban sa mga kasamang nilalang ng dilim ni Algonso. Kaya naman nagmamadali si Amelia na tipunin ang ilan sa kanila ring mga tauhan, tauhang kapwa-engkanto na tulungan ng dalawa. Nakabukas na ang lagusan sa silangan ng kaharian patungo sa mundo ng mga tao. Magmadali na kayong pumunta roon at tulungan ng inyong hari at si Lando. Susunod na lamang ako. Sabi ni Amelia sa mga mandirigmang engkanto. Masusunod po, diwatang Amelia. Sabi ng isa at inaya ng mga kasama nito. Pagkaalis ng mga iyon, nagbilin si Amelia sa iba pang mga malalakas na mandirigmang engkanto. Nabantayan na muna ang karian habang wala pa sila doon. Agad namang nagsipagtanguan ang mga ito.
Matapos nun, dali-dali na rin tumakbo si Amelia papunta sa lagusan upang matulungan rin ang kapatid at si Lando. Ngunit nang palabas na rin sana siya ng lagusan, biglang may humawak sa kanyang balikat. Dahil sa pagkataranta at pagkaakalang kaaway, ay bigla niya itong sinipa sa tiyan nang hindi man lamang tumitingin kung sino yon. Dahilan din upang mapatras ang lalaking humawak sa kanya. Sino ka? Magpakilala ka. Maangas na wika ni Amelia sa lalaki. Hindi niya ito makilala dahil may suot itong bonnet sa muka at purong itim rin ang kasuotan. Dahan-dahan namang tumayo ang lalaki. Maya-maya ay unti-unti nitong tinanggal ang kanyang bonnet. Maitsura din ito. Ako si Armando. Gaya mo, ay isa rin akong engkanto. Ikaw si Amelia, hindi ba? Sabi ng lalaking si Armando. Nagtataka naman ang diwata. Tiningnan niya rin ito mula ulo hanggang paa. Nararamdaman niyang wala naman itong masamang balak. Ngunit gayunpaman, hindi pa rin dapat siya pakampante dahil hindi niya naman kilala ang lalaking yon. Anong kailangan mo sa akin? Bakit ka narito? Saad ni Amelia. Napabuntong hininga ang lalaki at bahagya pang natagalan bago sumagot. Hindi ako kaaway. Iisa lang ang kalaban natin. Ang Algonso na yon. Gusto kong makipagtulungan sa inyo para mapatay siya. Dahil siya ang dahilan ng pagkamatay ng buong angkan at pamilya ko nang lusubin nila ang kuta namin. Kung papayag kayo, gusto kong makisapi sa inyo. Ani nito. Natagalan na rin bago sumagot si Amelia. Nag-iisip pa ito. Saka na lamang natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Ngunit sa ngayon, kung isa ka nga talagang kakampi, sumama ka sa akin at tumulong sa laban namin laban sa kampo ni Algonso. Sabi ni Amelia na hindi na hinintay pang sumagot si Armando dahil agad na siyang pumasok ng lagusan. Napailing na lang ang lalaki at saka sumunod rito. Samantala, patuloy sa pakikipaglaban sina Lado at Lexus. Aminado silang nahihirapan sila dahil dalawa lamang silang nakikipaglaban sa mga malalakas na alagad ni Algonso. Mabuti na lamang at may kalayuan rin ang bahay ni Lando sa iba pang kabahayan roon kaya't walang nadadamay sa labanan nilang yon. Hanggang sa magsipagdatingan ng mga mandirigmang engkanto na pinadala ni Amelia, marami-rami rin ang mga ito. Narito na kami, mahal na hari. Sigaw ng isang engkanto at saka nagsimulang makipaglaban. Napangiti naman si Lexus. Samantalang si Lando, nakarating na ito sa kanaroroon na ni Algonso at matapang itong hinarap. Wala na rin doon si Sapara. Nakipaglaban na rin ito nang dumating ang mga mandirigmang engkanto, kaya't silang dalawa na lamang ang magkaharap. Kay tapang mo naman para harapin ako, binata. Hindi pa sapat ang iyong kakayahan para labanan ako. Kaya kung ako sa'yo, ibigay mo na lang sa akin ang agimat upang hindi na magkagulo pa. Iyan lang naman ang kailangan ko. Kaya't kapag ibinigay mo yan sa akin, ay wala nang mga inosenteng buhay pa ang mawawala. Saad ni Algonso. Mali ka. Oras na ibigay ko to sa'yo, mas maraming buhay ang mawawala dahil sakim ka. Mariing sagot naman ni Lando. Kung gayon, kailangan muna kitang paslangin bago ko makuha ang agimat. Walang ekspresyon ng mukha ni Algonso. Dahan-dahan din itong binunot ang kanyang espada na nakasuksok sa tagiliran niya. Humugot ng hininga si Lando bago nagpatiunang sumugod kay Algonso. Doon nagsimula ang kanilang laban. Espada sa espada, lakas sa lakas, hindi nagpapatalo si Lando at ganoon din si Algonso.
hanggang sa naisipan ni Lando na gamitin ang kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Agimat. Ibinuka niya ang kanyang palad at ilang saglit ay mayroong puting enerhiya ang dumabas mula sa palad ni Lando. Agad niya iyong ipinatama kay Algonso, dahilan din upang tumalsik ito sa hindi naman kalayuan. Akma na sana ulit itong susugurin ni Lando habang hindi pa ito nakakatayo, ngunit naramdaman niyang may papasugod sa kanya mula sa likuran, kaya't iyon na muna ang kanyang pinagbalingan. Samantala, nang makatayo si Algonso ay galit itong tumungo sa kinaroroonan ni Lando, na kasalukuyan rin nakikipaglaban sa iba pang kaaway. Nang makita naman ni Lexus na papalapit si Algonso kay Lando at alam niya kung ano ang binabalak ng hari ng kadidiman para sa binata, na wala rin kamali-malay na papalapit na sa kanya si Algonso. Dahil nga doon, ay mabilis na naglaho si Lexus upang makarating agad sa kinaroroonan ng dalawa. Lumitaw siya sa likuran ni Lando, kasabay rin ng pagsaksak ng espada ni Algonso rito, na dapat sana ay para kay Lando. Tumagos pa hanggang likuran ni Lexus ang espadang yon. Mahal na hari! Sigaw ng mga engkanto nang makita ang nangyari. Pupunta sana sila doon ngunit mabilis silang hinarang ng mga natitira pang alagad ni Algonso at saka ni Sapara. Sa pagsigaw ng mga engkantong yon, napalingon si Lando sa likuran at iyon ang kanyang nakita. Lexus? Tura ni Lando at nagmamadaling lumapit rito. Nanghihinayang man si Algonso na hindi si Lando ang kanyang nasaksak, ngunit mas mainam na rin yon dahil si Lexus naman ang naging kapalit. Lexus! Anong nangyari? Bakit mo ginawa yon? Nauutal na sabi ni Lando na alam niyang iniligtas siya nito. Ginawa ko yon para iligtas ka. Hindi ako nagsisising ginawa ko yon. Dahil noon pa man ay alam ko na na ito ang aking kapalaran. Hindi ba tinanong mo ako noon kung nakikita ko ba ang mga mangyayari? Oo, Lando. Nakikita ko. At ito na yon. May pagkakataon pa sana akong baguhin ang mga mangyayari pero hindi ko ginawa dahil ikaw ang manganganib. Pero masaya akong naipasa at naituro ko sa iyo ang lahat ng aking kaalaman. Ang tungkol naman sa asul na dragon na hindi ko pa naituturo sa iyo. Pakibanggit na lang iyon kay Amelia dahil alam niya ang tungkol doon. At pakisabi rin sa kanya kay Amelia na aking kapatid na mahal ko siya. Nag-aagaw buhay na si Lexus ngunit nakangiti pa rin ito. Ikaw ang magsasabi niyan sa kanya, hindi ako, dahil mabubuhay ka pa. Lexus, lumaban ka. Isa kang hari, di ba? Kaya lumaban ka. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Lumuluhang sabi ni Lando na hindi na napigilan pa ang emosyon. Mahalaga sa kanya si Lexus. Ito na rin ang tinuturing niyang pangalawang ama. Hindi naman ako mawawala, Lando. Katawan ko lamang ang mamamatay. Ngunit ang aking espiritu ay patuloy na magbabantay sa iyo. Isang ngiti pang iniwan ni Lexus bago tuluyang bawian ng buhay. Hindi na napigilan pa ni Lando ang kanyang emosyon dahil sa pagkamatay ni Lexus. Galit siyang lumingon kay Algonso na kanina pa silang pinagmamasdan at tuwang-tuwa. Napakasama mo! Magbabayad ka sa ginawa mo! Sigaw ni Lando at sinugod si Algonso. Ngunit mabilis itong nakaiwas. Sa tuwing umaatake si Lando ay ganoon na lamang ang nangyayari.
pinagtatawanan lamang siya ng kalaban. Nang dahil sa galit ni Lando, ay hindi na niya alam ang kanyang pinagagagawa. Ang mahalaga lamang sa kanya ay mapatay rin si Algonso. Ngunit hindi naman iyon nangyayari sapagkat galit ang kanyang pinapairal. Hanggang sa makahanap ng pagkakataon si Algonso upang masaksak ang binata, at iyon nga ang kanyang ginawa. Mas mabuting sumunod ka na sa Lexus na yan. Nakangiting tura ng hari ng kadiliman na si Algonso. Sabay bunot rin ito ng kanyang espada na itinarak niya sa katawan ni Lando. Mabilis na umagos ang mga dugo mula sa bibig ni Lando. Nang hina ito at napaluhod sa lupa. Ngunit gayunpaman, hindi mo ito makikitaan ng takot, bagkus ay galit pa rin ito at makikita mo sa mga mata niya. Kung noong una pa lamang ay ibinigay mo na sa akin ang gusto ko, hindi na sana ito mangyayari pa sa'yo, kaya magdusa ka. Wika ni Algonso at binunot ang espadang nakabaon sa katawan ni Lando. Ilang saglit pa ay bumaling ang mata nito sa may bandang leeg ni Lando kung saan nakasuot rito ang agimat. Napangiti ang hari ng kadiliman. Abot kamay na niya ang agimat. Makukuha niya na ito. Dahan-dahan niyang inilalapit ang kamay roon. Bagya pang nakabuka ang bibig nito dahil sa labis na pagkasabik. Ngunit nang akma niya na itong kukunin, ay biglang hinawakan ni Lando ang kanyang kamay. Dahilan upang mapatigil ito. Hindi ko hahayaan na gawin mo yan. Saad ni Lando na kahit na nangihina ay pilit niyang pinipigilan ang kamay nito upang hindi makuha ang agimat na ipinamana pa sa kanya ni Lexus. At sa tingin mo ba, may kakayahan ka pa para gawin iyon? Sabi ni Algonso, sabay ng paggilit sa leeg ni Lando. Tumilansik ang mga dugo nito na mas lalong nagpasiya sa kalaban. Ilang saglit pa ay tuluyan nang bumagsak ang katawan ni Lando sa lupa at nag-aagaw buhay na rin ito. Nang makita iyon ni Algonso, ay wala nang pag-aalinlangan pang kinuha niya mula sa leeg ng binata ang agimat nitong suot. Tuwang-tuwa ito. Hindi niya akalaing ganoon lang pala kadali iyon makukuha. Mga mahihinang nilalang, napakamalas mo lang talaga, Lexus. Dahil sa walang kwentang binata mo pa iyon ipinagkatiwala. Walang silbi, kagaya mo. Ngiting tagumpay ang itsura ni Algonso at saka ito humalakak ng malakas at nagsimulang maglakad. Iniwan na lang nito ang katawan ni Lando na nakikipaglaban pa rin kay kamatayan. Sa para, mga alagad ko, tayo na at bumalik na sa kaharian. Tagumpay ang ating plano. Sigaw ni Algonso sa gitna ng labanan ng mga engkanto at ng kanyang mga alagad. Nagsitigil ang mga ito at maging si Sapara. Nagkanya-kanyang lapit ang mga ito at sumunod sa kanilang Panginoon. Tuwang-tuwa rin ang mga yon at sa isipan pa lamang ay nagtitiwang na. Samantala, napatigil si Rowena sa pamamalengke dahil bigla itong kinutuban ng hindi maganda. At ang anak na si Lando ang agad na pumasok sa isip nito. Diyos ko! Biglang sabi ni Rowena. Ayos ka lang? Tanong ni Rodolfo na nasa kanyang likuran. Bigla akong kinabahan. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi kaya may nangyaring hindi maganda sa anak natin? Kay Lando? Siya kasi ang bigla kong naisip. Kabadong saad ni Rowena na napahawak pa sa dibdib. Ano? Baka naman wala lang yan. Iniisip mo na naman siguro ang tungkol sa pagtanggap niya sa agimat na alam naman nating parehong mapanganib yun para sa kanya. Diba sabi ko naman, hindi Rodolfo, iba talaga ang kutob ko. Pakiramdam ko,
Diyos ko, huwag naman sana. Ang mabuti pa ay umuwi na lang tayo. Matatahimik lang ako kapag nakita ko na ang anak natin at maayos at ligtas. Kaya tara na, umuwi na lang tayo. Wala nang nagawa pa si Rodolfo kundi ang pagbigyan ng asawa kahit na hindi pa sila tapos mamalengke. Maging siya kasi ay nakaramdam rin ng kaba, ngunit hindi niya lang iyon ipinapahalata. Kakarating lang ni Amelia at Armando sa mundo ng mga tao na malapit sa bahay ni Lando kung saan rin naganap ang labanan. Mga nagkalat na bangkay ang bumungad sa kanila, mga katawan ng mga kauri nila at katawan ng mga iba't ibang uri ng mga nilalang. Sa hindi kalayuan, natanong ni Amelia ang dalawang katawan na tila pamilyar sa kanya. Parehong nakabulagta ang mga ito sa lupa. Biglang dumagundong ang kanyang dibdib dahil sa agad na kabang naramdaman. Hindi! Sambit nito at nagmamadaling lumapit sa isang katawan, ang katawan ni Lando. Lando? Lando, gumising ka! Lando, ano ba? Kinakabahang saad ni Amelia dahil sa nakitang kalagayan ng binatang iniibig niya. May dalawa itong saksak, isa sa tiyan at isa sa leeg. May pulso pa siya, pero mahina na. Kapag nagtagal pa to at hindi na agapan, maaaring mamatay rin siya. Sambit naman ni Armando na hinawakan ang pulsuhan ng binata. Lalong kinabahan si Amelia. Anong gagawin natin? Wala akong kakayahan para manggamot. Wala rin sa kapangyarihan ko ang gumamot. Pero mayroon akong naiisip na paraan para hindi siya tuluyang mamatay. Ano naman yun? Sa mahiwagang ilog, o mas kilala sa tawag na gintong batis, may kakayahan ng batis na yun na manggamot at magbigay pa ito ng karagdagang lakas sa kung sino man ang susulong sa ilalim ng batis na yun. Ngunit hindi basta-basta na makakapunta sa batis dahil may mga nilalang na nagbabantay doon. Wala akong pakialam. Dalihin na natin siya doon. Ngayon din. Seryosong saad ni Amelia na wala ng pag-aalinlangan. Tumangulang si Armando at binuhat ang katawan ni Lando na walang malay. Subalit napatigil ito nang makita ang katawan ni Lexus na hari ng mga engkanto. Kapatid mo siya, di ba? Malungkot na sabi ni Armando na nakabaling kay Lexus. Doon lang muling naalala ni Amelia ang isa pang katawan na nakita niya kaninang pamilyar sa kanya. Tila nagdadalawang isip pa ito na lingunin ang kapatid. Lapitan mo muna siya, sabi ni Armando. Dahan-dahan namang lumingon doon si Amelia at mas lalong bumuhos ang kanyang mga luha nang makita ang nakahandusay na katawan ng kapatid na alam niyang wala ng buhay. Nilapitan niya ito at doon humagulgol. Patawad. Patawad kung nahuli ako. Patawad kung hindi kita nailigtas. Patawad kung hindi kita natulungan. Patawarin mo ako, aking kapatid. Ngunit huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang pangako ko sa iyo. Poprotektahan ko si Lando, gaya ng pagprotektang ginawa mo sa kanya. Ako nang bahala kay Lando. Hindi ko siya pababayaan. Mahal na mahal kita, aking kapatid. Ikamusta mo na labang ako sa ating mga magulang? Lumuluhang sambit ni Amelia. Maya-maya ay lumapit na siya kay Armando. Tayo na. Kailangan na nating madala si Lando sa gintong batis bago pa mahuli ang lahat. Tumango muli si Armando at saka sabay nilang tinungo ang gubat kung saan nakabukas ang lagusan na nilabasan nila kanina. Tanging sa mundo lang kasi ng mga engkanto matatagpuan ng gintong batis sa may pinakadulong lugar doon. Paano tayo makakarating sa gintong batis na sinasabi mo? Malayo ba yun dito?
Paano kung hindi na umabot si Lando? Tanong ni Amelia nang makarating na sila sa mundo nila. Kung gagamitin natin ang ating kakayahan na maglaho, maaaring matagalan tayo at hindi na umabot dahil sa kalagayan ni Lando. Ngunit kung sa himpapawid tayo daraan, mas mapapadali. Ngunit paano? Paano tayo dadaan sa himpapawid? Marunong ka bang lumipad? Mukha ba akong marunong lumipad? Sa tingin mo ba ay nakakalipad ang engkanto? Painsultong sagot ni Armando sa seryosong tanong ni Amelia. Hindi ako nakikipagbiruan. Paano nga? Inis na sabi ng diwata. Bumuntong hininga si Armando. Ako, hindi. Ngunit ang aking alaga ay oo. Sagot nito. Hindi na sumagot pa si Amelia dahil naghihintay na lamang ito ng susunod na gagawin ng kasama. Maya-maya pa ay sumipol si Armando at ilang saglit pa ay mga pagaspas ng malalaking pakpak ang narinig nila mula sa itaas. Isang tambuhalang ibon ang bumaba galing doon. Siya si Abis, ang aking alagang ibon. Siya ang maghahatid sa atin patungo sa gintong batis. Isa siya sa mga itinuturing na pinakamabilis lumipad sa himpapawid. Kaya siya ang gagamitin natin upang makarating agad doon. Mga higit kalahating oras lamang ay naroon na tayo. At sana lamang ay umabot pa si Lando doon. Uwi ka ni Armando. Kung ganun, tayo na. Simulan na natin ang paglalakbay. Hindi pa maaaring mamatay si Lando. Uwi ka ni Amelia at sumakay na sa likuran ng ibon, katabi si Lando. Si Armando ang nasa unahan, sa gitna si Lando, at sa hulihan naman si Amelia. Simulan na natin, kaibigan! Sambit ni Armando at nagsimula nang lumipad ang malaking ibon na si Abis. Mabilis nga itong lumipad. Mabuhay ka, Lando. Mabubuhay ka. Gagawin ko ang lahat upang mailigtas ka. Kahit anong pagsubok pa ang mayroon sa gintong batis. Haharapin ko yun para sa'yo. Mabuhay ka lamang. Ngunit sana ay lumaban ka rin. Sambit ni Amelia sa gitna ng kanilang biyahe. Hinahaplos-haplos rin niya ang mukha nito. Wala siyang pakialam kahit na marami pa itong butol-butol sa mukha at nakakapandiri pa rin tingnan hanggang ngayon. Wala siyang pakialam doon. Para sa kanya, minahal niya si Lando dahil sa mabuting puso nito. Nang makarating nga sila sa lugar kung saan matatagpuan ang gintong batis, buhat-buhat naman ni Armando ang katawan ni Lando na wala pa rin malay ngunit malapit nang mawalan ng buhay. Pasan-pasan niya ito. Naglakad pa sila ng ilang minuto bago tuluyang makarating sa kinapupwestohan ng mahiwagang batis na yon. Ngunit nang akpang lalapit na sila doon, dalawang nilalang na may matutulis na nguso ang biglang sumulpot sa harapan nila. Harapin niyo muna kami bago kayo makalapit sa gintong batis. Nakakapangilabot na saad ng isa. Naghanda si Amelia para harapin ang dalawang nilalang na nagbabantay sa batis na yon. Mukhang malalakas rin ang mga yon, ngunit tila walang pakialam ang babae. Sigurado ka na ba riyan? Kung gusto mo ay ako na lamang ang lalaban sa kanila. Ikaw na lang ang magbantay rito kay Lando. Nag-aalala lang sabi ni Armando. Inilapag na rin ito ang nag-aagaw buhay na katawan ni Lando sa damuhan na nakasandig pa sa isang puno. Hindi na. Kaya ko na to. Bantayan mo na lamang si Lando riyan. At kapag nakahanap ka ng pagkakataon, dalhin mo siya kaagad sa batis. Ikaw ang nakakaalam kung anong gagawin kaya ikaw na ang bahala. Sagot ni Amelia na nakahanda na rin sa pag-atake ng dalawang nilalang. Tumango na lamang si Armando at pabulong na nagwika.
mag-iingat ka. Patuloy sa pakikipaglaban si Amelia sa dalawang halimaw, hindi ito nagpapatalo dahil para kay Lando. Para kay Lando ang laban niyang yon. Kumagamit na rin siya ng mga kapangyarihan upang mas mapadali ang laban at matalo niya kaagad ang halimaw. Dahil kapag nagtagal pa yon, maaari nang bawian ng buhay si Lando. At iyon ang hindi niya papayagang mangyari. Nang bahagya niyang mailayo ang dalawang halimaw sa batis, lumingon siya kay Armando at sumigaw. Ngayon na! Dali-dali namang kumilo si Armando. Binuhat niya si Lando at patakbong lumapit sa gintong batis na yon. Nang makita iyon ng dalawang halimaw, akmang lalapit ang mga ito subalit. Pilit silang hinaharangan ni Amelia. Samantala, nasa tabi na ng gintong batis si Armando habang buhat-buhat pa rin si Lando. Ang kulay ng tubig ay maihahalin tulad mo sa ginto. Kulay dilaw. Kumikinang-kinang pa ang tubig nito. Kahit na hindi naman nasisikatan ng araw, napakalinis rin nito. Wala kang anumang makikitang dumi sa paligid na yon. Kaya nga ito tinawag na gintong batis dahil sa malaginto nitong kulay. Kailangan mong mabuhay, Lando. Sabi ni Armando, sabay inihagis si Lando sa tubig ng gintong batis. May kalaliman rin kasi yon, hanggang sa unti-unti na itong lumulubog pa ilalim sa tubig. Ang dalawang halimaw naman na akma na sanang mapapatay si Amelia ay bigla na lamang naglaho at naging usok na malaginto rin. Agad-agad na tumayo si Amelia. Nakita niyang nakatayo rin si Armando sa tabi ng batis, kaya't lumapit siya rito. Nasaan si Lando? Sabi nito. Nariyan siya sa ilalim ng tubig. Maikling sagot ng lalaki. Ano? Bakit mo siya inihagis doon? Paano kung hindi na siya makahinga? Hindi na napigilan pa ni Amelia ang sumigaw dahil na rin sa pag-aalala. Hindi kasi yun ang inakala niyang paraan na gagawin upang magamot at mabuhay si Lando. Sino ba naman kasi ang taong ihahagis mo sa ilalim ng tubig nang walang malay? Hindi ba't mas lalo lamang iyong mamamatay? Hindi mo kailangang sigawan, Amelia. Alam ko ang ginagawa ko. Magtiwala ka lang. Mahinahong sabi ni Armando. Siguraduhin mo lang. Sapagkat oras na mamatay si Lando dahil rin sa ginawa mo, ikaw ang sisisihin ko. Mariing sabi ni Amelia. Hindi niya kasi akalain kailangan pa palang ihagis si Lando sa ilalim ng tubig upang mabuhay ito. Ngunit papaano kung tuluyan na iyong mamatay dahil sa kawalang hininga sa ilalim ng tubig? Wala naman kasi siyang alam patungkol sa batis na yon. Kahit na matagal na siyang naniniraan sa mundo nilang yon, tanging kay Armando niya lamang nalaman ng tungkol roon. Samantala, kasalukuyang pa rin nasa ilalim ng tubig si Lando. Habang naroon, unti-unting naghihilom ang mga sugat nito. Maging ang kanyang mga butol-butol o sugat sa mukha ay unti-unti ring nawala. Nawala rin ang dumikit na dugo sa kanyang balat. Naging malinis ang buong katawan nito. Buong muka. Matapos nun, bumalik sa alaala nito ang mga sandaling iniligtas siya ni Lexus at isinakripisyo ang buhay nito. Maging ang pagsaksak sa kanya ni Algonso at ang pagkuha nito sa agimat niya. Wala pa rin siyang malay noon, ngunit kusang naaalala lamang ng kanyang isipan ng mga pangyayaring yon. Ilang saglit pa ay nagmulat ito ng mga mata sa ilalim ng tubig. Subalit panandalian lamang iyon dahil muli rin itong nawalan ng malay. Tila may sarili namang buhay ang tubig na kusang dinadala si Lando, paahon upang lumitaw ito. Si Lando! Bulalas ni Amelia nang makitang lumitaw na ang katawan ni Lando. Agad nila itong pinagtulungan upang iahon sa tubig at dinala sa gilid ng batis. Ngunit kapwa natigil ang dalawa nang makitang ibang-iba ang itsura ni Lando. Pero sigurado naman silang iyon ang kanilang kasama. Anong nangyari? Bakit nag-iba ang wangis ni Lando?
Takang tanong ni Amelia, natitig na titig sa mukha ng lalaking walang malay. Hindi ko rin alam, ngunit hindi kaya. Sapagkat nakita ko ang kanyang kabutihan, aking naramdaman ang mabuti niyang puso. Kaya't ako'y humanga sa binatang iyan. At bilang aking handog, binigyan ko siya ng karagdagang lakas upang sa kanyang paggising ay hindi siya manghina dulot ng kanyang mga sugat. Maaari rin niya iyong magamit sa kanyang mga susunod na laban at ang aking isa pang handog ay gawin siyang kaakit-akit na lalaki. Sapagkat nalaman ko rin ilang taon rin siyang pinahirapan ng kanyang wangis dulot ng sumpang matagal nang bumabalot sa kanyang katawan. Ngunit huwag na kayong mag-alala sapagkat maayos na ang lahat. Ang mga salitang iyan ay naririnig ni na Armando at Amelia mula kung saan. Ngunit batid nilang malapit lamang iyon sa kanilang kinaroroonan. Tumayo si Amelia at pinaikot-ikot ang tingin sa bawat sulok ng kanilang kinalalagyan. Ngunit wala siyang makita. Sino ka? Ikaw bang nagligtas kay Lando? Maaari ba kitang makilala? Ako si Amelia. Isa akong diwata. Ako ay kapatid ni Lexus, ang hari ng mga engkanto rito sa mundo natin. Kaya, maaari ba kitang makita at makilala upang makapagpasalamat ako sa iyo? Sambit ni Amelia, napatingin-tingin pa rin sa paligid. Matagal na kitang kilala, ngunit hindi mo na kailangan pang makita at malaman kung sino ako. Ngunit ako ang diwata at tagapagbantayin nitong gintong batis na ito. Paumanhin kung kinakailangan ko pang labanan ka kanina. Sinubukan ko lamang kung karapat dapat ba kayong makalapit sa batis na to. Kung ganun, ikaw? Ikaw ang dalawang halimaw na yon? Oo, ako nga. At ngayong nakuha na ninyo ang inyong nais, ay maaari na kayong umalis. Pagkatapos noon ay wala na silang narinig pang anumang tinig mula sa nagsasalitang babae. Kaya naman napagdesisyonan na lamang nilang umalis doon. Salamat sa iyo. Salamat sa tulong mo. Wika ni Amelia na humarap sa batis bago sumakay sa likuran ni Abis, ang alagang ibon ni Armando. Gaya kanina ay ganoon pa rin ang kanilang posisyon. O ano? Hindi mo na ba ako pinagdududahan? Sambit ni Armando sa kalagitnaan pa rin ng biyahe. Paumanhin. Paumanhin kung nasigawan kita kanina. Nag-alala lang naman ako talaga kay Lando kaya ganun ang aking kinilos. Ayos lang yon. O ngayon, naniniwala ka na ba nakakampi niyo talaga ako at gusto kong makipagtulungan sa inyo? Oo, niniwala na ako. Mula ngayon, isa ka na sa amin. Wika ni Amelia na nagpangiti kay Armando. Saan na nga pala tayo ngayon pupunta? Saan natin dadalhin ang lalaking yan? Sa aming kaharian. Doon na muna siya magpapahinga hanggat hindi pa siya nagkakaroon ng malay upang mas makasiguro tayong ligtas siya. Hindi na lamang umimik si Armando. Nagpatuloy na lamang ito sa pagbiyahe at sinabihan ng alagang ibon kung saan sila pupunta. Samantala, gulat na gulat naman ang mag-asawang Rodolfo at Rowena sa nadat na nila pagkarating ng kanilang bahay. Mga nagkalat na dugo at mga bangkay nang sa tingin nila ay mga engkanto kasi sa suot at tsura ng mga ito. Tinitipon ng mga iba pang engkanto ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan at inilalagay sa isang malaking lalagyan kung saan nagsama-sama ang mga ito. Pero hindi naman kasama roon ang katawan ni Lexus. Malungkot na kumikilos ang mga yon. Lumapit si Rodolfo sa isa sa mga yon at saka nagtanong. Hindi naman siya natatakot dahil alam niyang kakampi naman ang mga ito. Lumingon sa kanya ang kanyang nilapitan. Kilala ng engkantong iyon kung sino ang lalaking yon dahil minsan na rin nilang nakita na kasama ng mga ito si Lexus. Patid rin nito na iyon ang magulang ng binatang may hawak ng agimat. Anong nangyari dito? Bakit ang daming patay na kauri niyo?
ani Rodolfo. Nasa likod naman nito si Rowena. Sumugod rito si Algonso at ang mga alagad niya. Hinarap namin sila ng aming hari at ng inyong anak. Ngunit sa kasamaang palad, nasawi ang aming hari. Malungkot na sabi ng engkantong nakausap ni Rodolfo. Nagulat ang mag-asawa at nakaramdam rin ng kalungkutan, ngunit naisip rin nila ang kanilang anak. Eh si Lando, ang anak namin, anong nangyari sa kanya? Nasaan siya? Bakit wala siya rito? Naluluhang sambit ni Rowena na sobra nang nag-aalala sa anak at ipinagdarasal na sana ay walang mangyaring masama rito. Yumuko ang engkanto na mas lalong nakapagpakaba sa dalawa. Ang tungkol naman sa anak ninyo, hindi ko batid kung nasawi rin ba siya o nakaligtas. Kinuha siya ng diwatang Amelia at ng lalaking kasama nito. Hindi ko alam kung saan siya tutungo. Ngunit nag-aagaw buhay rin ang inyong anak dahil sa pakikipaglaban niya kay Algonso. Malungkot muli natura ng engkantong yon. Maya-maya ay umalis na rin ito at sumunod na sa kanyang mga kasama, pabalik sa kanilang mundo, daladala ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan. At doon na rin humagulgol ng iyak si Rowena. Pinanghinaan na ito ng katawan dahil sa kanyang mga narinig. Ganoon din naman si Rodolfo, ngunit tinatatagan lamang nito ang kanyang loob. Masakit rin iyon sa kanya, ngunit naniniwala siyang babalik ng buhay si Lando kung saan man ito pumunta. Malungkot na sinalubong ng mga naninirahan sa kaharian ang pagdating ng mga engkantong nakipagdigma. Nang makarating sa may gitna, inilapag ng mga engkanto ang mga bangkay ng kanilang kasamahan at kanya-kanyang pagdadalamhati ang bawat pamilya ng mga ito. Ngunit ang labis na ikinalulungkot ng lahat ay ang pagkamatay ng kanilang mabuting hari na si Lexus. Samantala, sa isang silid naman ng kahariang iyon ay masayang pinagmamasdan ni Amelia ang natutulog na si Lando. Mukhang may lihim kang pagtingin sa kanya. Napaiktad si Amelia sa nagsalita mula sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ay si Armando pala. Ano bang pinagsasabi mo? Pagkukunwari pa ng diwata na humarap sa lalaki. Kanina ko pa napapansin. Iba ka kung mag-alala sa kanya. Minararamdaman ka para sa kanya. Tama ba ako? Mahal mo siya. Liningon ni Amelia si Lando. Nang makita niyang tulog pa rin ito, ay saka lamang siya nagsalita. Oo, mahal ko si Lando. Matagal na. Ngunit alam ko naman na malabong magustuhan niya rin ako dahil may ibang laman ng puso niya at hindi ako yon. Kahit na hindi niya aminin, ay alam ko na hanggang ngayon ay mahal niya pa rin yung babaeng yon. Tanggap ko naman na hanggang kaibigan lang ang tingin niya sa akin. Sapat na sa akin ang mahalin siya kahit na hindi niya alam. Makikita mo sa mga mata ni Amelia ang sakit na nararamdaman habang sinasabi niya yon. Eh bakit hindi mo aminin sa kanya? Mali mo naman, matutunan ka rin niyang mahalin. Bahagyang napatawa ang diwata. Imposible. Pinunasan nito ang luhang unting-unting pumapatak. Huwag na natin itong pag-usapan. Siya nga pala. Kung maaari, huwag mo itong sasabihin na kahit kanino man, lalong-lalo na kay Lando. Naiintindihan mo ba? Tumango na lamang si Armando bilang tugon. Maya-maya pa'y isang kawal na engkanto ang pumasok sa silid na yon at lumapit sa dalawa. Diwatang Amelia, nariyan na po ang mga mandirigmang ipinadala nyo. Kasama na rin nila ang mga bangkay ng mga nasawi. Sabi nito. Muling lumingon si Amelia sa wala pa ring malay na si Lando. Pagkuway, sumunod ito sa kawal na dumating kasama si Armando. Nagising si Lando sa hindi pamilyar na silid. Inilibot niya ang paningin sa paligid at wala siyang ibang nakikita
kundi mga antigong pader, mga kurtinang kay gaganda, ngunit puro asul lamang ang mga yon. May sikat rin ang araw na nanggagaling sa labas ng bintana. Hindi niya maipaliwanag kung nasaan siya at kung paano siya napunta roon. Maya-maya lang ay dalawang babae ang pumasok sa silid na kinaroroonan niya. Nagtaka pa siya dahil iba ang wangis ng mga ito. Mahaba ang mga tenga gaya ng kina Amelia at Lexus, pero hindi naman siya natatakot. Tawagin mo si Diwatang Amelia. Sabihin mong gising na ang lalaking ito. Utos ng isang babaeng mas matanda sa kasama nito. Agad naman na sumunod ang babaeng inutusan niya. Si Amelia? Mahinang sambit ni Lando sa sarili nang marinig ang pangalan ni Amelia. Pakihintay na lamang rito ang diwata. Ipinatawag ko na siya. Sabi ulit ng babae. Tumango na lamang si Lando. Ramdam niya namang nasa ligtas siyang lugar lalo na't narinig niya ang pangalan ni Amelia. Ilang saglit pa, dumating na nga roon si Amelia. Lando? Nagmamadali pa ito at nang makalapit ay agad nitong niyakap ang binata na nagpagulat naman rito. Kumalas lamang ito nang mapagtanto ang kanyang ginawa. Pasensya na Lando. Nagagalak at natutuwa lang talaga ako at nagising ka na. Alam mo bang labis akong nag-aalala sa'yo noong mga oras na wala kang malay? Ang akala ko nga ay mawawala ka na rin gaya ng aking kapatid. Ngunit salamat sa may kapal dahil hindi naman nangyari yon. Natutuwang saad ni Amelia, ngunit may lungkot rin sa mga mata nito dahil sa nangyari sa hari ng mga engkanto na ang kanyang kapatid na si Lexus. Pagkasabi nun ni Amelia, tila natahimik naman si Lando at nakaramdam ng pighati sa puso nang muling maalala ang mga kaganapan sa kanila ni Algonso. Si Lexus, ang kapatid mo, wala na siya. Pinatay siya ni Algonso. Patawad kung wala akong nagawa. Isinakripisyo niya ang buhay niya para sa akin. Pero ako, ito, walang nagawa. Hinayaan ko pang makuha ni Algonso ang agimat. Wala akong kwenta. Wala akong silbi. Naluduhang sabi pa ni Lando na puno pa rin ng sakit at pighati ang nararamdaman. Ano? Nakuha ni Algonso ang agimat? Kung ganun, hawak niya na ito. Gulat na sambit ni Armando, nakakarating lang din matapos sumunod kay Amelia. Ganoon din ang naramdaman ng diwatang si Amelia. Nagulat rin ito at natakot sa mga maaaring gawing kasamaan ni Algonso gamit ang agimat na yon. Ngunit dahil alam niyang hindi naman iyon ginusto ni Lando at nakikita niyang naghihirap rin ito sa nangyari, ay ipinagsawalang bahala niya na lamang muna yon. Muli niya itong niyakap at dinamayan. Kasalanan ko kung bakit namatay si Lexus. Kung nag-ingat sana ako, kung mas naging responsable sana ako sa laban namin ni Algonso, hindi sana yun nangyari. Hindi sana siya magsasakripisyo. Kasalanan ko kung bakit siya namatay. Muling saad ni Lando habang tumutulo na ang mga luha nito at kasalukuyan ring nakasandal kay Amelia. Wala kang kasalanan, Lando. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may gusto nun. Kung may dapat mang sisihin dito, si Algonso yon at hindi ikaw. Hindi na ring napigilan ni Amelia pang lumuha dahil sa sakit na nararamdaman din nito sa pagkawala ng kanyang kapatid. Malungkot namang nakatingin ang mga kasama nila sa silid na yon, kasama na si Armando na kabato sa mga maaaring mangyari. Kinabukasan, nagtipon ang mga engkantong kasapin ng namayapang si Lexus. Pare-parehong malulungkot ang mga mukha ng mga ito, nagdadalamhati para sa kanilang hari. Nasa tabing dagat sila ngayon at doon nagtitipon-tipon ng lahat.
Hinayaan nilang dalhin ng agos ang katawan ni Lexus patungo sa walang hanggang karagatan. Nang bahagya na itong makalayo ay saka na pinana ni Amelia ang katawan ng kapatid na nakahimlay sa kahoy na kabaong. Ilang saglit pa ay unti-unti na itong nagliyab. Paalam aking kapatid, nawa ay maging masaya ka kung saan ka man naroroon dahil magkikita na rin kayo ng iyong asawa't anak. Nakangiting sambit ni Amelia, ngunit walang tigil ang pagtulo ng kanyang mga luha. Matagal nang namayapa ang asawa't anak ni Lexus dahil pinatay ito ng kanilang mga kalaban. Kahit na wala na sa akin ang agimat, asahan mong gagawin ko pa rin ang lahat para pigilan ang kasamaan ni Algonso. Alam kong malaki ang tiwala mo sa akin, kaya makakaasa kang hindi kita bibiguin. Sana rin maging masaya ka kung nasaan ka man ngayon. Salamat sa lahat. Sambit ni Lando habang nakatingin sa nagliliyab na katawan ni Lexus. Ilang saglit pa ay inihagis nito ang hawak na bulaklak sa karagatan. Ganoon rin ang ginawa ni Amelia at Armando. Paalam, mahal na hari. Sabay-sabay na sabi ng mga naroroon at kasabay rin ang paghagis ng mga hawak nilang bulaklak. Ilang minuto pang lumipas ay isa-isang nagsipag-alisa na rin ang mga ito. Maliban lamang kay Amelia na nakatanaw pa rin sa dulo ng karagatan. Nilapitan ito ni Armando at dinamayan. Ayos lang yan. Sigurado ako na ayaw kang makikitang umiiyak ng kapatid mo. Kaya tumahan ka na. Hindi bagay sa iyo ang umiiyak dahil nagmumukha kang lalaki. Pabirong sabi ni Armando para lamang mapatawa ang babae. Bahagya rin namang napatawa ang diwata ngunit nanatili pa rin itong tahimik. Dahan-dahan namang inilalagay ni Armando ang kanyang kamay sa balikat ni Amelia. Nag-aalangan pa ito kung itutuloy niya nga ba ngunit dahil sa gusto niya itong damayan ay naglakas loob na lamang siyang akbayan ito na may halong pagyakap. Dahilan rin upang mapasandal si Amelia sa dibdib nito. Napangiti naman si Lando habang pinapanood ang dalawa. Itinuloy niya na lamang ang paglakad upang bigyan ng katahimikan ng mga yon. Hindi pa nga nito napapansin ang pagbabago ng kanyang itsura. Sumapit ang gabi. Mapayapang natutulog si Amelia sa kanyang silid nang bigla itong mapabalikwas ng bangon. Nahabol ang kanyang hininga. Isang masamang panaginip. Binabangungot siya sa kanyang ginawa na hindi naman niya sinasadya. Ang pagpatay niya kay Mercedes. Muli niyang naalala ang mga nangyari. Kalalabas niya lamang noon ng portal mula sa kanilang kaharian para lang sana madalaw si Lando ngunit nakita niyang tila may pupuntahan ito at saka nagmamadali. Kaya naman naisipan niyang sundan ito ng palihim. Nakita niyang pumasok ito sa isang bahay. Bahagya pang natagalan bago ito lumabas. At pagkatapos ay muli itong naglakad. Hanggang sa tumigil ito sa harap ng isang bahay. Nakaramdam rin siya ng kakaiba mula sa loob niyon dahil doon ay mukhang alam na niya ang pakay ni Lando roon. Hindi na siya sumunod pa rito dahil nais niyang gawin iyon ni Lando ng mag-isa. Ngunit makalipas ang ilang minuto, nakikita niya mula sa bintana ng bahay na yon na tila nahihirapan si Lando. Pagminsan naman ay para itong nawawala sa sarili. Nagulat pa siya nang lumantad ang mukha ni Lando sa babaeng kalaban nito. Dala ng pag-aalala ay akma sana siyang lalapit upang tulungan si Lando. Ngunit isang babae naman ang humarang sa kanya. At saan ka naman pupunta? Sa para? Ako nga. Matagal-tagal na rin noong huli tayong nagkita. Kamusta ka na? Hindi ka pa rin nagbabago. Wika ni Sapara. Anong ginagawa mo rito? Ibinabala ka bang masama kay Lando? Huwag mo nang ituloy dahil hindi ka magtatagumpay. Mariing sabi ni Amelia na nakahanda sa maaaring mangyari. Bahagyang napatawa si Sapara.
Alam mo, Amelia, bakit hindi ka nalang makianib sa amin? Tutal, ang lalaking nasa loob ng bahay na yan ay siyang dahilan ng pagkamatay ng iyong kapatid. Kaya't imbis na ipagtanggol mo siya, dapat magalit ka sa lalaking iyon. Isa pa, hindi mo ba alam na ang mangkukulam na nasa loob ng bahay na yan ay ina ng babaeng minamahal ng lalaking ipinagtatanggol mo? Ani nito na nagpagulat kay Amelia. Ngunit hindi nagpahalata roon ng diwatang si Amelia sa mga sinabi ng kaharap. Hindi mo ako mauuto sa para. Kung may dapat mang sisihin sa pagkamatay ng aking kapatid, yun ay walang iba kung hindi kayo. Dahil masasama kayo. Huwi ka nito at naglakad ng muli. Ngunit gaya ng kanina, ay hinaharangan muli siya ni Sapara at tinutukan siya ng espada sa leeg. Natigilan naman si Amelia ngunit pagkuway, mabilis niyang hinawakan ng espada ni Sapara at itidulak ito gamit yon. At doon sila nagsimulang magtagisan. Habang nakikipaglaban si Lando kay Mercedes, ay ganoon rin ang ginagawa ni Amelia kay Sapara. Kung gayon, pinagtangkaan ka pala ng hindi maganda na mangkukulam na yon. Wika ni Sapara matapos pasukin ang isipan ni Amelia habang sakal-sakal niya ito gamit ang kanyang braso. Isa iyon sa mga kakayahang gawin ni Sapara, ang pasukin ng isipan ng kung sino mang nilalang na naisin niya. Kaya rin itong kontrolin o pasunurin ang isipan ng nilalang na kaniya ring nanaisin, maliban lamang sa mga nilalang na mas makapangyarihan sa kanya, at isa na nga doon si Lando at si Algonso. At gamit ang kapangyarihan ni Sapara, kanyang inutusan si Amelia na patayin ang mangkukulam. Batid niyang wala na roon si Lando at hindi rin ito nagawang patayin ang kalaban nito dahil nahagat iyon ng kanyang mga mata habang nakikipaglaban siya rito. Pilit namang nilalabanan ni Amelia ang mahikang binabalot sa kanya ni Sapara. Ngunit hindi niya ito kaya, kusang gumagalaw ang kanyang mga paa papasok sa bahay na yon. Nang makapasok siya ron, lahat ng sinasabi at inuutos ni Sapara gamit ang isip nito ay sinusunod naman ni Amelia. Tuwang-tuwa si Sapara habang pinapanood ang ginagawang pagpatay ni Amelia sa babaeng kalaban lamang ni Lando kanina. Nang makita niyang nagtagumpay ang kanyang nais, sa kanya na lamang itinigil ang pagkontrol kay Amelia. Doon na rin natauhan ng diwatang si Amelia. Sising-sisi ito sa kanyang ginawa, kung kaya't nagmamadali na lamang siyang umalis doon. Napaluha na lamang si Amelia nang maalala ang mga pangyayaring yon. Natatakot siyang malaman ni Lando ang tungkol doon, dahil baka iyon ang maging dahilan ng pagkakasira nilang dalawa. Natitiyak niyang magagalit ito sa kanya at iyon ang ayaw niyang mangyari. Amelia? Napalingon si Amelia sa nagsalitang yon. Armando? Tugon naman ito. Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang ikay palisa? Mayroon ka bang masamang panaginip? Tanong ni Armando. Nag-aalangan man itong lumapit sa diwata ngunit kanya pa rin itinuloy yon hanggang sa magulat siya nang bigla siya nitong yakapin. Hindi ko sinasadya. Hindi ko yun ginusto. Maniwala ka sa akin. Wala akong kasalanan. Umiiyak na wika ni Amelia na nakayakap kay Armando. Hindi man alam ng lalaki ang gagawin kung paanong papakalmahin si Amelia. Isa pa, hindi niya rin maunawaan kung ano ang mga sinasabi nito. Oo, naniniwala ako sa iyo. Kaya huminahon ka na. Iyon na lamang ang mga nasabi ni Armando. Ilang saglit pa ay kumalas na ang pagyayakap ni Amelia rito. Ngunit may mga luha pa rin tumutulo sa mga mata niya. Sabihin mo sa akin, ano bang nangyayari? Bakit ikay nagkakaganyan? Ano ba yung mga sinasabi mong hindi mo sinasadya? Ano bang nagawa mo na nagpapagulo sa iyong isipan? Maaari mo bang sabihin sa akin?
Wika pa ni Armando. Ngunit tila nag-aalangan doon si Amelia. Amelia, makinig ka sa akin. Hindi mawawala ang bumabagabag sa iyong isipan kung ito'y patuloy mo lamang itatago. Kailangang ilabas mo ang iyong nararamdaman. Sabihin mo sa akin kung ano ang problema at baka sakaling makatulong ako. Pangako, kung ito'y nais mong itago muna sa iba, wala akong pagsasabihan kahit na kanino pa. Magtiwala ka sa akin. Kakampi mo ako, Amelia. Lakas loob na hinawakan ni Armando ang kamay ng babae. Tinititigan naman siya ni Amelia. Hindi niya man ito gaanong kakilala ngunit nararamdaman niya namang mapagkakatiwalaan ito. Sasabihin ko sa iyo, ngunit ipangako mong wala kang pagsasabihan ito kahit na kanino. Lalong-lalo na kay Lando. Naiintindihan mo ba? Aniya. Oo, pangako. Bumuntong hininga ang diwata at saka sinimulang ikinuwento ang lahat ng nangyari na nagpapapagabag sa kanyang isipan. Kung ganun, pinatay mo ang mangkukulam na hindi nagawang patayin ni Lando. Ngunit anong dahilan? Bakit hindi nagawang patayin ni Lando ang mangkukulam na yon na siya ring nagtangka ng hindi maganda sa'yo? Tanong ni Armando matapos marinig ang mga sinabi ni Amelia. Dahil ang mangkukulam na yon ay ang ina ng babaeng minamahal ni Lando, si Diana. At batid ko na magagalit sa akin si Lando oras na malaman niya ang nangyari. Doon lamang naunawaan ni Armando ang lahat. Gayunpaman, niyakap niya na lamang muli si Amelia upang damayan ito. Alam niya ring hindi lamang ang pagpatay nito kay Mercedes ang dinaramdam nito, kung di pati na rin ang pagkamatay ng kapatid nitong si Lexus. Lumipas pa ang mga araw, napagdesisyonan na ni Lando na umuwi na muna sa kanila dahil alam niyang nag-aalala na rin sa kanya ang kanyang mga magulang sapagkat ilang araw na rin siyang nawawala. Ipinalam na rin sa kanya ni Amelia kung bakit nagbago ang kanyang wangis. Iyon ay dahil sa handog ito ng gintong batis sa kabutihan ng kanyang puso. Tanging ang mga pinagkakatiwalaan lamang ni Amelia ang naghatid kay Lando patungo sa mundo nito. Hindi na siya sumama sapagkat marami siyang inaasikaso sa kaharian nila, lalo pat siyang naatasan na maging kapalit ni Lexus sa trono nito bilang hari. At ngayon, si Amelia na ang bagong reyna sa kahariang iniwan sa kanya ng kanyang kapatid. Nang makauwi na si Lando, saka na rin bumalik ang mga engkantong kasama niya. Noong una ay hindi pa siya nakilala ng kanyang mga magulang dahil nga sa pagbabago ng kanyang itsura. Ngunit nang sabihin niya ang mga nangyari noong mga panahong nawala siya, ay saka lamang naniwala ang mga ito. Sa kabila ng pangamba dahil nakuha na ni Algonso ang agimat, ay masaya pa rin ang mag-asawa sapagkat ligtas at buhay ang kanilang nag-iisang anak. Labis silang nag-aalala rito sa pagkaakalang may nangyaring hindi maganda kay Lando. Ngunit nagpapasalamat sila dahil dininig ng Panginoon ng kanilang dasal na sana ay ligtas lamang ito. Isang gabi, mahimbing na natutulog ang lahat. Isang tinig naman ang nagpabangon sa pagtulog ni Lando at kilala niya ang tinig na yon. Kaya naman dali-dali siyang lumabas ng bahay kung saan may lalaking tumatawag sa kanya. Nakarating siya sa tabing dagat at doon niya nakita ang isang lalaking nakatayo sa isang puno. Lexus? Wika niya. At humarap ito sa kanya. Lexus, ikaw nga! Mabilis na lumapit si Lando at niyakap ito. Maya-maya ay kumalas na rin siya. Kumusta ka na? Tanong ni Lexus sa kanya. Ayos lang ako. Pero Lexus, wala na sa akin ng... Alam ko, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Alam kong hindi mo yun ginusto. Mahinahong saad ni Lexus at ngumiti na lamang ito kay Lando. Ano nang gagawin ko? Lexus, wala na sa akin ang agimat.
Wala na akong kakayahan para kalabanin siya, para talunin siya. Lalo pa ngayon na nasa kanya ng agimat, nakakasiguro ako naggagawa na naman siya ng kasamaan. Nangangambang sabi ni Lando. Bumuntong hininga naman si Lexus. Alam mo Lando, hindi naman sa lahat ng bagay ay kailangan ng kapangyarihan para matalo ang kasamaan. Minsan, kailangan din nating gamitin ng puso at utak para matalo ang kadiliman. Huwi ka ni Lexus na nagpagulo sa isipan ni Lando. Hindi niya mawari kung ano ang batid na ipinahihwating ng mga sinabi nito. Hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ni Lando. Ngunit ngumiti lang sa kanya si Lexus. Ilang saglit pa ay nagising si Lando mula sa panaginip na yon. Naguguluhan pa rin siya kung ano ang ibig sabihin ni Lexus. Gayunpaman, humiga siyang muli at nagpatuloy sa iniisip tungkol doon. Kinabukasan, patungo si Lando sa bundok upang makausap si Amelia. Kapisado niya na rin ang mga lingwaheng itinuro sa kanya ni Amelia upang mabuksan ng lagusan patungo sa mundo ng mga engkanto. Nais niyang sabihin rito ang kaniyang napanaginipan tungkol sa mga sinabi ni Lexus. Dahil nagbabaka sakali siyang baka alam ni Amelia ang ibig sabihin ng kapatid dito. Hindi niya nga maintindihan kung bakit hindi mawala sa isipan niya ang mga katagang yon o dahil lang siguro nararamdaman niyang makakatulong yon. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, napatigil ito nang makaramdam ng tila may tumutusok sa kanyang kanang braso. Sinundan pa sa kaliwa, pati ang kanyang mga paa ay ganun na rin. Ilang saglit pa ay nakaramdam na rin siya ng sakit sa kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay may bumabaon sa kanyang isang matulis na bagay o tila isang karayom. Hindi na siya halos makalakad. Napaluhod na rin siya dahil biglang nanghina ang kanyang tuhod. Walang tigil na rin siyang dumadaing dahil sa nararamdamang sakit nito. Takang-taka si Lando kung ano ang nangyayari at bakit siya nagkakaganoon. Panaitingin nito sa kanyang paligid at inaalam kung may iba pang tao roon, ngunit wala siyang makita. Masakit ba, Lando? Isang boses ng babae ang nagsalita mula sa kanyang likuran. May hawak itong manika at karayom. Diana? Gulat niyang sabi. Ikaw bang gumagawa nito? Isa ka na rin mangkukulam? Saad pa ni Lando at huminto na rin ang mga tumutusok sa kanyang katawan kaya naman nakatindig na siya ng maayos. Hindi mo alam. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako naging ganito. Ang sama-sama mo. Galit na wika ni Diana. Anong masama? Diana, di ako masama. Alam mo yan, di ba? Ano bang sinasabi mo? Di kita maintindihan. Saan ba nang gagaling yung galit mo? Naguguluhang ang sabi ni Lando. Huwag ka nang magkunwari. Bakit kasi hindi ka nalang umamin? Hindi kita maintindihan. Pinatay mo ang nanay ko. Lando, ang sama mo. Hindi mo man lang inisip kung ano ang mararamdaman ko. Oo, mangkukulam ang nanay ko. At marami nang namatay dahil sa kanya. Pero noong araw na pinatay mo siya, nais niya nang magbago. Diba? Nagmakaawa pa siya sa'yo na huwag mo siyang patayin. Dahil gusto niya pa akong makasama. Gusto niya pang bumawi sa akin. Pero anong ginawa mo? Ginawa mo pa rin. Pinatay mo siya. Pinatay mo ang nanay ko. Kahit na gusto niya nang magbago. Napakasama mo. Napakasama-sama mo. Makikita mo sa mga mata ni Diana ang galit at nararamdaman nito. Samantalang si Lando, hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Nalilito siya. Sa pagkakaalam niya ay hindi niya pinatay si Mercedes dahil nga gusto pa nitong magbago. Ngunit bakit sinasabi ni Diana na pinatay niya ang ina nito? Ano ang nangyari noong makaalis siya?
at paano nalaman ni Diana ang tungkol doon, gayong wala naman ito noong gabing yon. Yan ang mga katanungang nagsusulputan sa utak ni Lando. Hindi, Diana. Mali ka. Hindi ko siya pinatay. Hindi akong pumatay sa kanya. Hindi ko alam kung bakit yan ang alam mo pero maniwala ka sa akin. Hindi akong pumatay sa kanya. Malumanay na wika ni Lando. Sinungaling ka. Mariing sabi naman ni Diana at nagsambit ng kakaibang lingwahe. Iba't ibang insekto ang nagsipaglabasan mula sa kung saan at dinumog nito si Lando. Tama na, Diana. Itigil mo na. Niwala ka sa akin. Hindi akong pumatay sa nanay mo. Wika ni Lando habang winawasiwas ang kamay upang itaboy ang mga insekto. Ngunit walang nangyayari. Kinakagat pa rin siya ng mga ito. Habang si Diana ay naghahalo ang nararamdaman habang pinapanood na dinudumog ng insekto si Lando. Samantala, dahil sa ayaw ni Lando na magpatuloy pa ang galit sa kanya ni Diana, ay pilit siyang lumapit rito upang kausapin muli. Mas ramdam niya ang galit nito sa kanya kaysa sa galit ng kagat ng mga insekto sa katawan niya. Nang magtatagumpay nga siyang makalapit kay Diana, ay bigla siya nitong itinulak. Dahilan upang mapasandig ito sa isang puno ng kahoy. Ngunit hindi naman ito natumba dahil hindi naman gaanong kalakas ang pagkakatulak niya rito. Ginawa niya iyon para mapatigil ito sa ginagawa at nagtagumpay naman siya. Lumapit siya rito at hinawakan ng magkabilang braso nito at tinitigan nito. Hindi naman makagalaw si Diana. Tila nawala ito sa sarili dahil sa pagkakatitig sa kanya ni Lando na hindi niya rin alam kung bakit siya nagpapa-apekto roon. Nagtataka rin siya kung bakit nag-ibang itsura nito. Diana, makinig ka sa akin. Maniwala ka man sa akin o hindi, hindi ako pumatay sa nanay mo. Oo, nakalaban ko siya ng gabing yon, pero hindi ko siya pinatay. Alam mo kung bakit? Kasi iniisip kita. Alam kong masasaktan ka kapag ginawa ko yon. At tama ka, nais niya ng magbago. Magbago para sa'yo, dahil mahal ka niya. Kaya sabihin mo, Diana, anong dahilan para gawin ko yun sa nanay mo? Mahinahong mga saad ni Lando na nakatitig kay Diana. Kung sino man ang nagsabi sa'yo ng mga nalalaman mong yan, nagsisinungaling lang siya. Sa akin ka dapat maniwala dahil yun ang tunay ng mga nangyari. Bahagyang lumayo si Lando sa kausap. Sana paniwalaan mo ako at sana rin bumalik ka na sa dati. Huwag mo na sanang ipagpatuloy pang ginagawa mong ito. At kung maaari, layaan mo na kung sino man ang taong nag-abot sa iyo ng maling pangyayaring yon dahil maaari kang mapahamak. Mag-iingat ka. Kahit papaano, masaya akong nakita kita ngayon. Sambit ni Lando at nagpatuloy na sa paglalakad. Naiwan doon si Diana na tulala at gulong-gulo ang isipan. Hindi niya alam kung maniniwala siya kay Lando, pero bakit pakiramdam niya ay nagsasabi ito ng totoo? Ano ba talaga ang totoong nangyari? Sino ba talaga ang umatay sa kanyang ina? Kung hindi si Lando, sino? Nagmamadaling pumasok si Lando sa kaharian ng mga engkanto na pinamumunuan na ngayon ni Amelia. Nagtanong pa siya sa isang engkantong nakasalubong niya kung nasaan si Amelia. Agad naman itong itinuro ang kinaroroonan ng kanilang reyna. Mabilis ding nagtungo doon si Lando. Nais niya ring humingi ng tulong kay Amelia upang malaman kung sino ang pumatay kay Mercedes, ang ina ni Diana. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman ng totoo. Kinamumuhian siya ni Diana dahil doon. Papasok na sana siya sa silid na kinaroroonan ni Amelia, ngunit narinig niyang kausap nito si Armando. Saglit muna siyang huminto at pinakinggan ang pinag-uusapan ng dalawa. Kailan mo ba balak sabihin kay Lando ang totoo na ikaw ang nakapatay sa ina ng babaeng minamahal niya?
Saad ni Armando na nagpagulat kay Lando. Magsasalita pa sana si Amelia ngunit biglang dumating si Lando kaya't napahinto siya. Ikaw? Ikaw, Amelia? Ikaw ang pumatay kay Mercedes? Sa ina ni Diana? Mariing sabi ni Lando. Nagulat ang dalawa, lalong higit si Amelia. Hindi nito alam ang sasabihin. Lando? Anong ginagawa mo rito? Nauutal na sabi ni Amelia. Sagutin mo ang tanong ko. Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Tanong muli ni Lando. Huwag mo naman siyang sigawan. Hindi niya gusto ang nangyari. Pagsabat naman ni Armando na hindi nagustuhan ang pagtaas ng boses nito sa kanilang reyna. Sige na, Armando. Umalis ka na muna. Mag-uusap lang kaming dalawa. Sa una ay hindi pa ito pumayag, ngunit dahil sa kagustuhan ni Amelia ay lumabas na rin ito ng silid na yon. Ngunit hindi siya umalis. Pinakinggan niya ang usapan ng dalawa. Ngayon, sabihin mo, ikaw ba? Bakit mo yung ginawa? Alam mo bang galit na galit sa akin si Diana sa pag-aakala niyang ako ang umatay sa nanay niya? Amelia, bakit? Gusto na niyang magbago para kay Diana, pero bakit mo ginawa yun? Dahil ba sa siya ang nagtangkang mangkulam sa'yo noon? Yun ba? Yun ba ang dahilan mo kaya mo siya pinatay? At pagkatapos ano, ikaw rin ang nagsabi kay Diana na ako ang pumatay sa nanay niya para kamuhian niya ako. Ganun ba? Galit na tanong ni Lando. Hindi talaga niya matanggap na si Amelia ang pumatay kay Mercedes na siyang dahilan rin kung bakit galit na galit sa kanya si Diana sa pag-aakalang siya ang may gawa noon. Hindi makasagot si Amelia sa mga itinura ni Lando ukol sa kanya. Dahil alam niya namang totoo ang lahat ng yon, maliban lang sa siniraan niya ito kay Diana. Patawarin mo ko, Lando. Oo, ako ang pumatay sa kanya. Ngunit maniwala ka man o hindi, hindi ko iyon sinasadya. Noong mga panahong yun, nandoon din si Sapara. Nagtangka siyang lumapit sa iyo ngunit hinarangan ko siya. Naglaban kaming dalawa, hanggang sa mapasailalim ako sa kapangyarihan niya. Inutusan niya akong patayin ang mangkukulam na kinalaban mo nung gabing yon. Pinipilit kong makawala sa kapangyarihan niya ngunit hindi ko magawa, hanggang sa tuluyan akong sumunod sa kanya. Wala ka na rin noong mga oras na yon kaya pumasok na ako sa bahay. At doon na siya. Doon ko na siya, patawarin mo ko. Hindi ko talaga ginusto yon. Kahit na siya pa ang nagtangkang mangkulam sa akin noon. Umiiyak na saad ni Amelia na halos hindi na maituloy ang mga sasabihin. Ngunit Lando, hindi ako ang nagsabi kay Diana na ikaw ang pumatay sa kanyang ina. Hindi ko iyon magagawa sa iyo. Alam mo yun, di ba? Batid mong hindi ako ganon. Hindi ko rin batid kung bakit ikaw ang sinisisi niya. Maniwala ka sa akin. Iyon ang totoo. Dagdag pa ni Amelia. Hindi rin alam ni Lando kung ano ang sasabihin matapos ring marinig ang mga sinabi ni Amelia. Ramdam niya namang nagsasabi rin ito ng totoo. Ngunit hindi pa rin mawala ang galit niya rito dahil sa pagsisinungaling nito. Kung ganun, bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin noong una pa lang? Saad ni Lando. Dahil hindi ko rin alam kung paano sasabihin sa'yo. Patid ko rin magagalit ka kaya mas pinili kong. Kaya mas pinili mong itago sa akin. Alam mo, Amelia, maiintindihan pa sana kita kung noong una pa lang ay sinabi mo na ang totoo. Hindi yung nagsinungaling ka pa. Ayoko na muna kitang makita. Kaya mula ngayon, hayaan mo na ako. Hindi ko na rin kakailanganin pa ang tulong mo. Pinipilit ng binata na maging mahinahon sa kabila ng galit niya sa reyna ng mga engkanto. Bakas naman sa mukha ni Amelia ang gulat ng sabihin iyon ni Lando. Ngunit Lando, kailangan mo ko. Hindi ka maaaring mag-isa.
kaya kong kumilos mag-isa. Bakit ka ba ganyan? Hindi ba ipinaliwanag ko naman sa iyo ang tunay na nangyari? Na hindi ko ngayon ginusto. Ginusto mo man o hindi, ikaw pa rin ang pumatay kay Mercedes. Kaya tingnan mo ngayon ang buhay ni Diana. Unti-unti nang nasisira dahil sa iyo. Itong tandaan mo, Amelia, hanggat di nawawala ang galit sa akin ni Diana, hindi rin mawawala ang galit ko sa iyo. Mariing saad ni Lando at pagkuway umalis na rin ng silid na iyon kung saan nabuo ang pagtatalo nilang dalawa. Pagkalabas niya doon ay nakita niya si Armando. Batid agad niya na nakikinig ito sa usapan nila ni Amelia. Ngunit hinayaan niya na lamang, dumiretso na lang siya sa paglalakad. Ngunit nakailang hakbang pa lamang siya nang tawagin siya nito. Sandali. Napatigil si Lando, ngunit hindi ito humarap. Narinig ko ang lahat. Ang sa akin lang, huwag mo naman sanang sisihin si Amelia dahil alam nating pareho na wala siyang kasalanan. Si Sapara, siya ang dapat mong sisihin at hindi si Amelia. At isa pa Lando, aminin mo man o hindi, kailangan mo si Amelia. Kailangan mo kami. Lalo na ngayon na wala ng agimat. Isa ka na lang ordinaryong tao. Ano na lang ang gagawin mo kung sakaling makaharap mo si Algonso? Wala kang magagawa, di ba? Kaya huwag ka naman sanang masyadong mayabang na sabihin na hindi mo na kami kailangan, lalo na si Amelia. Hindi mo alam kung gano'ng naghirap ang kalooban niya mula nang mapatay niya ang mangkukulam na yon. Matapos iyon sabihin ni Armando, pumasok na rin ito sa silid kung saan nasaan si Amelia. Totoo ba yan? Anak, si Amelia ang pumatay sa ina ni Diana? Gulat na wika ni Rodolfo nang sabihin sa kanya ni Lando ang mga nalaman nito nang makauwi siya. Oo, itay. Naaawa nga ho ako kay Diana. Nasira na ang buhay niya dahil doon. Ibang-iba na siya kumpara dati. Hindi ko kayang nakikita siyang ganun. Malungkot na tura ni Lando. Pero anak, hindi naman talaga siguro kasalanan ni Amelia yon, di ba? Siya na rin mismo ang nagsabi na napasailalim siya sa kapangyarihan ni Sapara na yon. Kaya niya nagawa yon. Kaya hindi mo naman siya dapat sisihin. Pero siya pa rin ang pumatay, itay. At dahil doon, kinasusuklaman ako ni Diana. Nagmamatigas pa rin sambit ni Lando. Hay, ang komplikado naman ang sitwasyon niyo. Saad pa ni Rodolfo. Samantala, labis ang sakit na nararamdaman ni Amelia dahil sa masasakit na salita na narinig niya mula kay Lando. Masakit iyon para sa kanya, lalo na nang sabihin nitong ayaw na siya nitong makita pa. Galit na galit rin siya kay Sapara. Batid niyang iyon ang may kagagawa ng lahat ng nangyayari sa pagitan nilang tatlo, nina Diana at Lando. Paulit-ulit rin bumibigkas sa isipan niya ang sinabi ni Lando na, hanggat hindi nawawala ang galit sa akin ni Diana, hindi rin mawawala ang galit ko sa iyo. Hanggat hindi nawawala ang galit sa akin ni Diana, hindi rin mawawala ang galit ko sa iyo. Saan ka pupunta? Biglang tanong ni Armando nang tumayo si Amelia mula sa pagkadamay niya rito. Kailangan kong puntahan si Diana. Sagot nito. Para saan? Ipapaliwanag ko sa kanya ang buong nangyari. Sasabihin ko rin na ako ang tunay na pumatay sa kanyang ina. Kapag ginawa ko yun, mawawala ang galit niya kay Lando. At ganoon rin si Lando sa akin. Sa paraang iyon, mapapatawad na ako ni Lando. Saad ni Amelia. Tumayo rin si Armando. Kapag ginawa mo yon, paniguradong ikaw ang pagbabalingan ng galit niya. Maaari kanyang kalabanin. At kapag nagkaayos silang dalawa, pwede niyang lasunin ang isipan ni Lando na huwag kang patawarin. Sa tingin ko, hindi ito magandang ideya. Suhestyon ni Armando na napailing pa.
Napaisip naman ang Reyna ng mga engkanto. Maaaring tama nga si Armando, ngunit naisip niya rin na may sariling isip si Lando. Batid niya kung anong makakabuti o hindi. Kaya buo na ang pasya ko. Kakausapin ko si Diana. Aamin ako sa kanya. Sambit ni Amelia at unti-unting naglalaho at nag-iwan ng mga berding usok. Wala nang ang nagawa pa si Armando upang pigilan si Amelia. Napailang tuloy siya. Tila nahuhulaan na niya kung ano ang magiging kahihinatnan ng usapan ng dalawa. At masama iyon. Kailangan niyang tawagin si Lando upang pigilan ang maaaring mangyari. Gamit ang mga kaibigang hayop ni Amelia na inutusan niya ay madali niya na lamang natunto ng kinaroroonan ni Diana. Nasa kagubatan nito. Nakita niya ito sa ilalim ng isang puno at nagbabasa ng kung anumang nakasulat sa itim na librong hawak nito. Dumapit siya rito. Maari ba kitang makausap? Wika niya at nagpalingon pa sa babae. Tumayo si Diana at hinarap rin ito. Pamilyar sa kanya ang babae. Iyon ang parati niyang nakikitang kasama ni Lando noon tuwing nakikipaglaban ito sa mga iba't ibang nilalang at sumusugod noon sa lugar nila. Anong kailangan mo? Ali Diana, meron lang akong dapat sabihin sa iyo tungkol sa iyong ina at kay Lando. Tila nagtaka si Diana kaya't sumagot ito kaagad. Anong alam mo? Bahagyang yumuko si Amelia at natagalan bago sumagot. Kaya naman napabuntong hininga si Diana at nagwikang muli. Kung narito ka lamang para ipagtanggol si Lando at sabihin na hindi siya ang pumatay sa aking ina, ay umalis ka na lang dahil wala kang. Ako ang pumatay sa iyong ina at hindi si Lando. Pag-amin ni Amelia na nagpaputol sa sasabihin ng kausap. Natigilan naman si Diana at lumakas ang tibok ng puso. Anong sinabi mo? Naguguluhan niyang tanong. Oo, tama ang narinig mo. Hindi si Lando ang pumatay sa iyong ina. Kung di ako, kaya pakiusap. Huwag ka nang magalit sa kanya. Sapagkat wala siyang kasalanan, ako ang dapat mong sisihin at hindi si Lando. Sa akin ka magalit. Saad ni Amelia. Hindi ako naniniwala sa iyo. Nagsisinungaling ka. Ginagawa mo lang yan para pagtakpan siya. Pagmamatigas ni Diana na pinipilit na huwag maniwala, ngunit naguguluhan na rin ang kanyang isipan. Ipinakita naman ni Amelia ang larawan ni Sapara na lumabas sa isang puno malapit sa kanila. Siya ba? Siya ba ang nagsabi sa iyo na si Lando ang umatay sa iyong ina? Kung ganun, nagsisinungaling siya. Saad pa ni Amelia at sinimulang ikwento ang buo at tunay na pangyayari ng gabing namatay si Mercedes. Lalong gumulo ang isipan ni Diana matapos marinig ang mga sinabi ni Amelia. Ayaw niyang maniwala ngunit iyon ang sinasabi ng kanyang isip. Ang galit niya kay Lando ay nabaling sa babaeng kaharap niya. Maya-maya lang ay humangin na ng biglang malakas na sinabayan pa ng paglutang ng mga dahon sa ere. Huminahon ka lang. Hindi natin ito kailang idaan sa laban. Maaari natin itong pag-usapan. Hindi mo ako kaaway. Pasigaw na sabi ni Amelia dahil na rin sa lakas ng hangin. Subalit hindi sa kanya nakinig si Diana. Dobling galit ang nararamdaman niya sa babaeng yon. Ang pagpatay nito sa kanyang ina at sa pagkamuhi niya kay Lando na akala niyang pumatay dito. Tumigil ka na. Diana, hindi kita lalabanan. Sabing muli ni Amelia, batid niyang kasalanan niya kaya't hindi niya ito magawang labanan. Isang malakas na enerhiya ang binuo ni Diana na natutunan niya mula sa libro ng kanyang ina. Doon na nagdalawang isip si Amelia kung papatulan niya ito o hindi. Ramdam niya ang lakas ng enerhiyang inilabas nito. Para ito sa aking ina. Wika ni Diana at pinakawalan ng malakas na enerhiyang binuo niya at saka ito pinatama kay Amelia. Iniharang ng diwata ang kanyang mga braso sa katawan upang protektahan ang sarili.
Ngunit nakailang segundo na ay wala pa rin siyang nararamdamang anumang tumama sa kanya. Kaya naman, dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay sa mukha at isang lalaki ang nakita niyang nakatayo sa kanyang harapan at ilang saglit ay napaluhod ito. Armando? Wika niya. Dali-dali niyang itong nilapitan at inalalayan. Dumudugo ang bibig nito. Ayos ka lang. Bakit mo ginawa yun? Nag-aalala lang sabi rito. Huwag mo akong intindihin. Ayos lang ako. Ikaw, nasaktan ka ba? Wika ni Armando at pinilit na tumayo. Inalalayan naman muli siya ni Amelia. Samantala, magkaharap naman sina Lando at Diana. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Patawarin mo ko, Lando. Kung sinisi kita, alam ko na ang totoo. Ang babaeng yon, siya ang pumatay sa nanay ko. Paunang salita ni Diana at itinuro pa si Amelia at bakas pa rin sa mukha nito ang galit. Alam ko yon. Kanina ko rin lang nalaman. Gusto ko lang rin humingi ng tawad sa iyo dahil wala akong nagawa para iligtas ang nanay mo. Nakikiramay ako sa nangyari. Pero sana Diana, patawarin mo na si Amelia. Hindi niya rin ginusto yun. Nagalit rin ako sa kanya pero ngayon, naiintindihan ko na siya. Sana matuto kang magpatawad at mawala ang galit dyan sa puso mo. Sana rin, bumalik ka na sa dati. Pero kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Pero Diana, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi mo kami kaaway. Kakampi mo kami. Sana maliwanagan ka na. Huwag ka na rin sana makikipagkita pa kay Sapara dahil siya ang totoo mong kaaway. Hindi kami. Hindi si Amelia. Malmanay na sad ni Lando na nakatitig sa babaeng kaharap. Hindi na rin nakasagot pa si Diana dahil sa hiyang-hiya na rin siya sa ginawa niya kay Lando. Tumatak rin sa puso at isip niya ang mga sinabi nito. Ngunit patuloy pa rin siyang naguguluhan kung sino ba ang dapat niyang kampihan. Mauna muna kami. Wikang muli ni Lando at lumapit na kina Amelia at Armando na kanina pa rin nakatitig sa kanila. Tuluyan na nga umalis ang tatlo at naiwan roon si Diana. Subalit sa kanilang paglalakad ay bigla na lamang bumagsak sa lupa si Armando at nawala ng malay. Kaya naman nataranta silang dalawa. Napagdesisyonan nilang dalhin si Armando sa kaharian nila upang magamot ng mga engkantong manggagamot doon. Gamit ang kapangyarihan bilang diwata, ay naglaho si Amelia kasama sina Armando at Lando. Maayos na ang kanyang kalagayan. Nawalan lamang siya ng malay dahil sa malakas na enerhiyang tumama sa kaniya. Kinakalaban niya ito, kaya't hindi siya masyadong naapektuhan. Wika ng matandang engkanto na manggagamot. Maraming salamat. Maaari na kayong magpahinga. Saad ni Amelia. Tumango naman ang manggagamot at nagbigay pugay sa Reyna bago umalis sa harap nito. Nang makaalis ang matandang manggagamot, ay saka na nagsalita si Lando. Gusto ko palang humingi ng tawad sa iyo. Pasensya ka na kung nagalit ako sa iyo. Nabigla lang ako, kaya kung ano-anong pinagsasabi ko. Pero naisip ko rin na tama si nainay at itay, pati na rin si Armando, na hindi dapat kita sisihin. Sana mapatawad mo pa ako. Saad ni Lando at lumuhod sa harapan ni Amelia na ikinabigla naman ng babae. Tumayo ka, Lando. Hindi mo kailangan gawin yan. Saad ng Reyna at inalalayang tumayo si Lando. Masaya ako dahil napatawad mo na ako. Ngunit hindi mo kailangan humingi ng tawad sa akin dahil lang sa naging reaksyon mo sa nangyari. Naiintindihan kita at ganoon din si Diana. Wika pa nito.
Kaya ba hindi mo siya nagawang labanan kanina? Pero paano kung hindi agad kami dumating? Hahayaan mo lang na gawin niya yun sa'yo? Sambit ni Lando, ngunit hindi sumagot si Amelia. Naiintindihan ko ang galit ni Diana, pero ikaw na rin mismo ang nagsabi na wala kang kasalanan. Hindi ba? Si Sapara ang dapat sisihin. Sana lang matauhan na si Diana. Bika pa ni Lando, ngunit gaya kanina ay wala siyang narinig na tugon sa kausap. Tanging pagtango lamang ang nagawa ni Amelia. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng liham ang kaharian sa pamumuno ni Amelia mula sa kampo ni Algonso. Ano? Digmaan? Naihibang ka na talaga, Algonso. Porke sa kanya na ang agimat. Inis na sambit ni Armando nang mabasa ni Amelia ang laman ng liham. Ano ang gagawin natin, Amelia? Paano natin lalabanan si Algonso? Sa adre ni Lando, nasaktong naroon din sa kaharian. Anong pong plano nyo, mahal na Reyna? Tanong rin ang isa sa mga pinakamalakas na mandirigma ng mga engkanto na si Wagon. Ito rin ang isa sa pinagkakatiwalaan ni Lexus noong nabubuhay pa ito. Ngunit ang mga tanong nilang iyon ay walang nakuhang sagot mula sa Reyna. Kaya naman natahimik ang tatlong kalalakihan at nagkatinginan ng mga ito. Kailangan nating magpulong-pulong. Sumunod kayo sa akin. Seryosong saad ni Amelia at nagsimulang maglakad. Sumunod naman ang tatlo. Samantala, sa kaharian naman ni Algonso ay naghahanda na rin ang mga ito para sa nalalapit na digmaan sa pagitan nila at ng mga engkantong puti. Bakit kailangan pa nating maghanda, Panginoon? Hawak nyo na ang agimat. Wala na silang laban sa atin. Kahit na ang mga ganyang diwata katulad ni Amelia ay walang laban oras na gamitin nyo ang agimat sa kanila. Wikang tanong ni Sapara kay Algonso na kasalukuyang umiinom ng sariling likha nilang inumin. Mabuti na ang naninigurado tayo, Sapara. Ngunit alam ko naman na sa digmaang ito, tayo ang magwawagi. Kaya imbis na mag-isip ka ng ganyan, ihanda mo na ang hukbo natin at palakasin. Nais ko na sa paghaharap namin ay mabatid na agad nilang matatalo sila. Sagot ng hari ng kadiliman at humalakhak. Napangiti naman si Sapara sa narinig at nasasabik na rin para sa darating na digmaan. Nagbigay pugay muna ito bago umalis sa harapan ng kanyang hari. Pagkaalis ni Sapara, tumayo si Algonso at humarap sa may bintana ng kanyang silid kung saan tanaw ang mga nagtataasang puno. Kaunting panahon na lang, makakamit ko na rin ang aking minimithi. Pagkatapos ng digmaang ito, sasakupin ko ang mundo nyo at paghahariang muli. At sa pagkakataon na yon, wala nang makakapigil sa akin, lalo pat nasa akin na ang agimat. Saad ni Algonso na ang tinutukoy ay ang mundo ng mga engkanto at ang mundo ng mga tao. At saka ito humalakak na akala mo'y nakapit na ng tuluyan ng tagumpay. Samantala, sa kinaroroonan na naman nila Amelia. Kukulangin ang hukbo at pandigma natin na maisasama sa digmaan. Isa pa, napakaraming tauhan ni Algonso ngayon. Tiyak na doon pa lamang ay mahihirapan na tayo. Idagdag pa ang mga malalakas niya ring mandirigma gaya ni Nasapara, Deborah at Dalton. Kaya paano tayo lalaban sa kanila kung iilan lang rin ang mandirigma natin? Nababahalang sambit ni Wagon sa harapan ng kanyang mga kapulong. Naroon lahat ng mga engkantong may katungkulan rin sa kahariang iniwan ni Lexus na pinamumunuan na ngayon ni Amelia. Tama si Wagon. Reyna Amelia, kailangan natin ng mas marami pang tauhan. Ngunit ang tanong, saan tayo kukuha? Ang iba sa mga mandirigma nating engkanto
ay nilisan na ang kaharian at piniling mamuhay ng tahimik. At ang mga natira naman ay nakikita kong nangangamba rin sila at baka nag-aalangan pang sumama sa digmaang yun. Ubika ng isa nilang kapulong. Hindi naman makasagot si Amelia dahil maging ito ay hindi rin alam ang gagawin at hindi makapag-isip ng maayos sa kung ano ang dapat niyang gawin bilang isang reyna. Habang si Lando naman ay nakikinig lamang sa usapan, ngunit nag-iisip din ito ng mga maaaring gawin. Maya-maya pa ay nagsalita rin ito. May kilala akong makakatulong sa atin, pero hindi ko lang sigurado kung papayag sila. Aniya, bakit hindi mo subukan upang malaman natin? Pagsasalita naman ni Armando, nagtingin na naman ang mga naroon. Kung sino man sila, Lando, puntahan mo na sila ngayon. Kami na munang magpupulong rito. Saad ni Amelia, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para pumayag sila na tulungan tayo. Sige, mauna na muna ako sa inyo. Sagot ni Lando at naglakad na palabas ng silid na yon kung saan sila nagpupulong. Tumungo si Lando sa tabi ng dagat malapit sa kanilang bahay. Naalala niya kasi ang sirenang si Susie at ang sinabi nito sa kanya noon na tawagin niya lamang ito sa oras na kailanganin niya muli ng tulong. Batid niyang marami pang kauri si Susie na naninirahan sa kalaliman ng karagatan at umaasa siyang matutulungan sila ng mga ito. Bumuntong hininga siya at saka sinimulang isigaw ang pangalan ni Susie. Ilang saglit pa, bumilis ang alon ng dagat at sa di kalayuan, natanaw ni Lando ang lumilitaw na buntot ng isang sirena. Papalapit ito ng papalapit sa kanya. Napangiti ang binata. Tinawag mo ako, Ginoo. Ano ang may paglilingkod ko? Ano ang kailangan mo? Nakangiting bungad sa kanya ng sirena nang makalapit ito. Pwede ba kitang makausap? Ani ni Lando, na naiilang pa. Ngumiti ang sirena. Oo naman, ngunit maaari bang lumipat tayo ng lugar? Sagot nito. Tumango naman si Lando. Tumungo sila sa isang lugar na nasa tabing dagat pa rin kung saan walang ibang taong makakakita sa kanila roon, lalo na kay Susie. Tila seryoso yata ang pag-uusapan natin. Ano ba yun? Paunang salita ng sirena. Bumuntong hininga si Lando at saka nagsalita. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo, sa inyo. Marami pa naman sigurong sirena na gaya mo, di ba? Hihingi lang sana ako ng tulong na kung maaari, tulungan nyo kami sa pakikipagdigma kay Algonso. Mayroon kasing magaganap na digmaan at malapit na yon. Pero kinukulang kami para sa mga maisasama namin sa digmaang yon. Matutulungan mo nyo ba kami? Wika ni Lando. Napayuko naman si Susie. Kung ako ang iyong tatanungin, ay nais kong tumulong. Ngunit sa aking mga kasama at sa aking ama ay hindi ko batid. Namumuhay lang kasi kami ng tahimik sa ilalim ng karagatan at walang gulo. Di ko masasabi na... Ayos lang. Nagbabaka sakali lang naman ako. Naiintindihan ko kayo. Dahil kahit sino naman ay gusto ng tahimik na buhay. Mauna na ako. Salamat sa pagpunta mo. Ngumiti si Lando rito at tumayo sa kinauupo ang bato. Akma na sana siyang lalakad nang magsalita si Susie. Sandali lang. Susubukan ko silang kumbinsihin na tumulong sa inyo. Ngunit hindi ko maipapangako. Ganito na lamang. Maghintay ka rito ng 3 oras. At kapag hindi ako dumating sa 3 oras na yon, ibig sabihin ay hindi sila pumayag. Malinaw ba yun sa'yo? Saad ni Susie na nagpangiti kay Lando. Subalit nandoon pa rin ang kaba niya na baka hindi pumayag ang mga kasamahan nito.
Matapos nun ay lumusong na muli ang sirenang si Susi patungo sa kailaliman ng karagatan. At gaya nga ng sinabi ni Susi, naghintay nga roon si Lando ng 3 oras. Ngunit higit 3 oras na siyang naghihintay ay wala pa rin dumarating. Naghintay pa siya roon ng ilang saglit ngunit wala talaga. Hanggang sa napagpasyahan niya ng umuwi na lamang, ngunit sa kanyang pagtalikod, isang boses ang tumawag sa kanya. Ginoo. Lumingon siya at nakita niyang nagtutumpukang sirena na kasama ni Susi. Napangiti muli si Lando at nabuhayan ng loob. Ibig bang sabihin? Oo, Ginoo. Pumapayag sila na tumulong sa digmaang parating. Pasensya na at natagalan kami. Masayang saad ni Susi na pinutol ang sinasabi ng binata. Halos magtatalon naman sa tuwa si Lando. Madaragdaga na rin sila ng kakampi. Ngunit bigla niya rin naisip, paano nga ba ang mga ito lalaban kung wala silang mga paa? Alam ko na ang iniisip mo, binata, at may paraan ako upang magkaroon kami ng mga paa. Wika ng isang lalaking sirena na siyang namumuno sa mga yon. Ibinuka nito ang kanyang mga palad at lumitaw mula roon ng maliit na puting bato. Tumingin ito sa mga kasama at tila alam na rin ng mga iyon ang ibig sabihin ng kanilang haring sirena. Isa-isang lumalapit ang mga sireno at sirena at kumuha ng tigi-isang bato at saka ito nilunok. Maya-maya pa ang kanilang mga buntot ay unti-unting nagiging paa. Umahon ng mga ito sa tubig. May kanya-kanyang saplot na rin ang mga ito. Lumitaw naman ang ganda ni Susi nang magkaroon ito ng paa. Maraming salamat sa inyo. Tatanawin ko tong utang na loob. Masayang wika ni Lando na nakaharap sa hari ng mga sirena habang katabi naman nito si Susi at ang kapatid nito. Ginagawa namin ito dahil nais rin namin na mawakasan ang kasamaan ni Algonso na yan. Sabi ng hari, kilala niyo rin si Algonso? Takang tanong naman ni Lando. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa kanya sa lahat ng kasamaang ginawa niya mula noon at magpasa hanggang ngayon? Salita ni Susi. Tama ang aking anak, ngunit nais kong ipaalam sa iyo na sa pagbilog ng buwan ay babalik na muli ang aming mga buntot. Kaya kung kailanman ang digmaan na yan, naway umabot pa kami. Saad ng hari, tumango na lamang si Lando. Pinaanyayaan sila ng binata na sumama sa kanya sa kaharian ng mga engkanto. Sa una ay nagdadalawang isip ang hari, ngunit kalaunan ay pumayag rin ito. Nang makarating sa kaharian, nadatnan nila doon si Amelia na nakikipag-usap rin sa mga engkantong mandirigma na nais at kusang loob na sasama sa digmaan. Maya-maya ay dumating rin ang ilan sa mga umalis na mandirigma noon. Anong ginagawa niyo rito? Salubong na tanong ni Amelia sa mga ito. Nakapagdesisyon ho kami na lalaban kami para sa kapayapaan. Patawad po kung nawalan kami ng pag-asa at naduwag noon. Ngunit narito ho kami upang muling lumaban. Sana ay tanggapin niyo pa kami, mahal na Reyna. Wika ng isang engkantong dumating. Ganoon rin ho kami. Walang susuko at walang aatras. Lalaban kami hanggang sa kamatayan. Sambit rin ang isa sa mga kinausap ni Amelia kanina. Ilang saglit ay nasipagdatingan ng iba't ibang uri ng mga mabubuting elemento na nais rin tumulong. Napangiti si Amelia at si Lando, maging ang mga naroon. Pinagpapala pa rin sila. At ngayon, marami na silang lalaban para sa kabutihan. Dumating na ang araw ng digmaan. Kanya-kanya na ang paghahanda ng mga sasabak sa labanan sa kampo ni Amelia. Bakas sa kanila ang kaba at takot, ngunit kailangan nilang lumaban. Samantala sa isang gilid, ang mga pinakamatatandang engkanto ay nagtipon rin upang basbasan si Lando
at bigyan ng sapat na kapangyarihan upang magawa nitong lumaban ng maayos. Kailangan mong makuha mula kay Algonso ang iyong agimat at iyon ang gagamitin mo upang siya'y talunin. Huwi ka ng isang matandang engkanto matapos nilang basbasan si Lando. Ngunit hindi ko pa ho masyadong kabisado kung paano gamitin yon, lalo na ang kapangyarihan ng asul na dragon, at hindi ko rin alam kung paano iyon kukunin sa kanya. Tugon naman ni Lando, pagsamahin mo ang puso at isip mo, at tiyak na magagawa mo rin ang dapat mong gawin. Tandaan mo, ikaw, ang espada at ang agimat, ay iisa na dahil ikaw ang bagong may-ari nito. Makuha man ito ng iba, ay ikaw pa rin ang mananatiling may-ari nun. Wika ulit ng matandang engkanto. Napatango na lamang si Lando at saka nagpasalamat. Hangad namin ang tagumpay ninyo sa digmaang ito. Mauna na ho kami, mahal na Reyna. Mag-iingat kayo. Uwi ka ng isa at saka sabay-sabay nang lumabas ng silid ang mga yon. Narinig mo yun, Lando? Puso at isip, kailangan mo iyong pagsamahin. Saad ni Amelia nang makalabas ng tatlo. Nakasuot na rin ito ng damit pandigma na siyang parati niyang sinusuot tuwing sasabak na siya sa laban. Oo, salamat rin pala dahil naisipan niyong bigyan ako ng sapat na kapangyarihan upang makalaban. Alam mo ang totoo niyan, hindi ko talaga alam kung paano ako lalaban nang wala na sa akin ang agimat. Uwi ka ni Lando. Hindi naman sa lahat ng bagay ay kailangan ng kapangyarihan upang matalo ang kasamaan. Minsan, gaya nga ng sinabi ng mga matatandang engkanto kanina, kailangan mo rin gamitin ang puso at isip mo para matalo sila. Nakangiting saad ni Amelia. Natigilan naman si Lando at napatitig kay Amelia, kaya naman nagtaka ang babae. Bakit? Tanong nito kay Lando na nagpabalik sa ulirat ng lalaki. Wala. Pareho lang kasi kayo ng sinabi ni Lexus sa akin doon sa panaginip ko. Magkapatid nga kayong dalawa. Patawa-tawang saad nito. Ngunit kabaliktaran naman ang naging reaksyon rito ni Amelia. Bakit? Tanong ni Lando nang mapansing si Amelia naman ang tumahimik. Wala naman. Bigla lang akong nangulila sa kanya sa sinabi mo. Sagot niya. Huwag kang mag-alala. Sigurado naman ako na binabantayan niya pa rin tayo hanggang ngayon. At itong digmaan na to, isipin na lang natin na alay natin ito sa kanya. Kaya kailangan natin siyang may paglaban at kailangan natin itong magpanalo. Wika ni Lando, sabay tapik sa balikat ni Amelia. Sakto namang papasok pa lamang si Armando sa silid na yon at nakita ang ginawa ni Lando. Nakaramdam ito ng selos, lalo pat alam niyang mahal ni Amelia si Lando. Oo, may pagtingin siya sa Reyna. Sa Reyna ng mga engkanto na si Amelia. Kahit nasa maikling panahon pa lamang nilang magkakilala, ay pakiramdam niya'y mahal niya na rin ito. Hindi na lamang siya dumiretso sa pagpasok at pumalik na lamang sa mga kasamahan. Susunduin niya na sana ang mga ito upang sabay-sabay na silang umalis ng kaharian at pumunta sa lugar kung saan magaganap ang digmaan. Magkasabay nang lumabas si Lando at Amelia, nagtipon-tipon na rin doon ang kanilang mga kawal na engkanto at ibang uri ng elemento, pati na rin ang mga sirena na sasabak sa digmaan. Nakahanda na ang mga ito. Samantalang si Amelia ay inilibot ang paningin na tila pa may hinahanap ito. Nasaan si Armando? Nakita niyo ba siya? Tanong niya sa dalawang kawal na nasa tabi niya. Nakita ko ho siyang umalis. Marahil ay nauna na siya roon. Sagot ng isang kawal. Tumango na lamang ang Reyna.
Tayo na mga kasama. Magsihanda na kayo. Pasigaw na saad ni Amelia sa mga pinamumunuan niya. Agad namang sumunod ang mga ito. Kanya-kanya na silang lakad patungo sa digmaan. Nagmamartya pa ang ilan sa kanila na animoy mga sundalo. Sa ilang minuto pa lamang nilang paglalakad, narating na rin nila ang eksaktong lugar kung saan magkakaroon ng digmaan. At naroon na nga si Armando na naghihintay. Wala pa sila? Tanong ni Lando nang mapansing hindi pa dumadating ang mga alagad ni Algonso. Baka umatras na ng malamang maraming nakaanib sa atin. Natatawang wika ni Wagon. Maging ang ilan sa mga kasama nila ay natawa na rin. Hindi siguro. Sambit ni Armando nang matanaw sa hindi kalayuan ang mga alagad ni Algonso na unti-unting nagsusulputan. At mukhang mas marami ang mga ito kumpara sa hukbo nila. Nagmisto lang mga langgam ang mga ito dahil sa dami. Naku po, mukhang mali yata ako. Dismayadong naisambit ni Wagon nang makita rin ang sandamakmak na tauhan ni Algonso. Nagkatinginan naman sina Lando at Amelia na agad namang napansin ni Armando. Kaya naman lumipat na lamang ito ng pwesto na medyo malayo sa dalawa. Iba kasi ang naiisip niyang kahulugan ng tinginan na yon. Ang dami nila. Usal ni Lando. Samantala, sa kinaroroonan ni Algonso, hindi mo man lamang ito makikitaan ng anumang kaba o takot o pag-aalala man lang para sa kanyang mga alagad. Natitiyak na kasi nitong sila ang magwawagi sa digmaang ito. Mukhang natatakot na sila, Panginoon. Sa dami ba naman ang hukbo natin, ay dapat lamang silang matakot. Nakangiting wika ni Sapara na nakatingin sa mga kalaban na nasa harapan. At kasama pa talaga nila yung tagalupang yon. Ano naman ang laban niya sa iyo, Panginoon, ngayong wala na sa kanyang agimat? Wika pa ni Sapara nang matanaw nito si Lando. Hayaan mo na. Mukhang siya na rin naman ang naghahanap ng kanyang kamatayan. Wika ni Algonso. Humarap si Amelia sa kanyang mga pinamumunuan at nakita niya na bakas sa mga mukha nito ang takot at pangamba. Ayaw niya na sanang madami pa ang mga ito, ngunit kailangan nila ng kakampi. Kaya naman ang tanging magagawa niya na lamang ay palakasin ang loob ng mga ito. Makinig kayo sa akin. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa inyo dahil mas pinili niyong sumama rito at lumaban kaysa sa manatili kayo sa inyong mga tahanan at mamuhay ng tahimik. Lahat naman tayo ay nais ng kapayapaan at katahimikan. Kaya kayo narito dahil nais niyong ipaglaban ang inyong mga nais. Batid ko na sa digmaang ito ay walang kasiguraduhan ng ating mga buhay. Ngunit narito pa rin kayo at handang lumaban. Ngunit isa lang ang masisiguro ko. Matalo man tayo o manalo, mabuhay man o mamatay, lahat tayo ay ginawa ang buong makakaya para lumaban. Kaya maraming salamat sa inyo. Gaya nga ng sinabi ko, manalo man o matalo, tatanawin ko itong utang na loob sa inyong lahat. Nakangiting wika ni Amelia na pinapalakas ang loob ng mga kasama. At tila umepekto naman yon dahil nagsigawan ng mga ito na lalaban sila hanggang kamatayan. At wala pang ano-ano ay nagsuguran ng mga ito patungo sa mga alagad ni Algonso. Mag-iingat ka, Lando. Sambit ni Amelia na nag-aalala para sa lalaki. Oo, mag-iingat ka rin. Sagot ni Lando. At tumakbo na rin para salubungin ang mga sumugod sa kanila na kampo ni Algonso. Susugod na rin sana si Armando nang tawagin siya ni Amelia. Armando, sandali.
pagtawag ni Amelia at lumapit rito. Tumigil rin naman ang lalaki. Ano ho iyon? Mag-iingat ka. Ganun rin ho kayo. Sagot ni Armando at tuluyan ang umalis. Maya-maya pa ay sumunod na rin si Amelia at may iilang kalaban na rin siyang nasasalubong na agad na rin namang pinapatay gamit ang hawak niyang espada. Pana naman ang kanyang gamit sa tuwing may tatamaan siyang malayo. Ilang saglit pa ay sisapara ang kanyang nakaharap. Nagpaikot-ikot pa silang dalawa. Mabuti pa, sumuko na lamang kayo, Amelia. Halata namang matatalo lamang kayo dahil sa dami ng aming mga hukbo. Tanggapin nyo na lamang ng mga talunan kayo. Saad ni Sapara. Kahit kailan talaga, ay napakadaldal mo at puro ka lamang salita. Tila nang iinis si Amelia na naging epektibo naman. Sumugod sa kanya si Sapara at doon nagsimula ang kanilang laban. Pareho silang maliksi ang kilos at ayaw magpatalo. Sa gitna ng kanilang labanan, kapwa sila nagulat nang biglang may kung anong matalim na bagay na tumama sa tagiliran ni Sapara. May kalaliman rin yon. Bahagyang napatras si Amelia habang si Sapara ay lumingon sa kung sino man ang sumaksak sa kanya. At gulat na gulat ito nang makita kung sino yon. Deborah! Gigil na usal ni Sapara. Bakit mo ito ginawa? Dagdag pa nito habang hawak ang natamong sugat sa tagiliran. Hindi ko obligasyon na magpaliwanag sa'yo. Saad ni Deborah at sabay sugod muli kay Sapara. Ngunit nasang kanya yon. Traidor ka! Galit na sabi ni Sapara habang nakikipaglaban kay Deborah. Ngunit dahil nga sa natamo niyang sugat na kagagawan ng dati niyang kakampi, ay hindi siya makakilos ng maayos sapagkat kumikirot ang sugat niyang ito. Hanggang sa maitutok ni Deborah ang kanyang espada sa leeg ni Sapara, dahilan upang mapahinto ito. Isa kang hangal, Deborah. Hindi mo dapat ito ginagawa. Tayo dapat ang magkakampi. Wika ni Sapara. Ikaw ang hangal, Sapara. Masyado kong nagpapaalipin sa Algonso na yon. Alam naman nating pare-pareho na siya ang dahilan kung bakit tayo umabot sa ganito. Pasigaw na saad ni Deborah na muling naalala ang ginawang pagpatay ni Algonso sa kanilang mga magulang noong mga nakaraang panahon. Magkapatid sila ni Sapara at nakita kung paano paslangin ni Algonso ang kanilang mga magulang habang nagtatago sila sa isang puno. Gaya rin ang pinagdaanan ni Armando. At dahil nga sa nais nilang magiganti, nagpanggap silang makikianib sa kampo ni Algonso at sa oras na makahanap sila ng pagkakataon, ay papaslangin nila ito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, tila nalimutan na ni Sapara ang kanilang totoong pakay at tuluyan ang nagpaalila kay Algonso at naging masama pa. Pati ang pagiging magkapatid nila ni Deborah ay nalimutan na rin nito, lalo na nang gawin siyang katiwala ni Algonso. Ginawa niya ang lahat upang maibalik sa dati si Sapara, ngunit bigo siya. Hindi na talaga ito magbabago, hanggang sa matanggap niyang wala na talaga itong pag-asa pang bumalik sa dati. At isa lang ang naiisip niyang paraan upang mawakasan na rin ang pagiging masama ng kanyang kapatid. Oras na malaman ito ng Panginoon, mapapaslang kanya. Madiing sabi ni Sapara na tila walang pakialam sa mga sinabi ng kapatid. Iyon eh kung makakapagsumbong ka pa. Lumingon si Deborah sa kinaroroonan ni Amelia na kanina pa rin nanonood sa dalawa. Sumenya siya rito na lumapit. Agad namang nakuha ni Amelia ang ibig sabihin ng babae, kaya may pag-aalinlangan man ay lumapit pa rin siya. Nakikita niya na namang mukhang kakampi niya rin ito. Gawin mo na! Saad ni Deborah. Tumango si Amelia at bahagya pang lumapit kay Sapara.
Itinapat niya ang kanyang dalawang palad sa magkabilang gilid ng ulo ni Sapara at ginamitan ng kanyang kapangyarihan. Anong ginagawa niyo? Hindi! Huwag niyong gawin yan! Sigaw ni Sapara dahil sa sakit ng ulo dulot ng kapangyarihan ni Amelia. Pakiramdam rin nito ay parang nasusunog ang kanyang buong katawan. Hindi na ikaw ang aking kapatid, kaya paalam na sa'yo, Sapara. Sambit ni Deborah at ginilitan ng leeg ang mismong kapatid. Pagkatapos ay sinaksak niya rin ito at doon na natapos ang buhay ni Sapara. Nagpatuloy pa ang laban ng iyon. Inabot na sila ng halos isang oras ngunit hindi pa rin sila natatapos. Naging kakampi na rin nila si Deborah na nakakatulong rin upang kahit papaano ay mabawasan ng napakarami pang alagad ni Algonso. Ngunit gaya nga ng sinabi nila, bago magsimula ang digmaan ay hindi sila susuko. Lalaban sila para sa katahimikan ng mundo, ng mga engkanto at ng mga tao. Nakaharap naman ni Armando si Dalton at nahihirapan siyang talunin ito dahil sa taglay rin itong lakas. Habang ang mga sirena naman ay patuloy pa rin lumalaban, may mga iilan na rin nasawi ngunit nagpapatuloy pa rin sila. Samantala, lahat ng humaharang sa dinaraanan ni Lando upang makalapit siya kay Algonso ay kanyang pinapatay. Madali lang iyon para sa kanya dahil magaling na naman siya pagdating sa pakikipaglaban. Kinakabahan man siya sa maaaring mangyayari sa kanya, ngunit gaya ng kanyang mga kasamahan ay ilalaban niya ito kahit buhay niya pa ang maging kapalit. Hanga rin naman ako sa iyo, binata. Kahit na alam mong wala kang laban sa akin, ay pinipilit mo pa rin labanan ako. Ganyan ba ang turo sa iyo ni Lexus? Wika ni Algonso nang makalapit sa kanya si Lando. Oo, tinuro niya sa akin kung paano maging matapang at lumaban sa mga masasamang tulad mo. Saad ni Lando. Kung ganun, ituturo ko rin sa iyo kung paano mamatay ang mga tapang-tapangang gaya mo. Wika ni Algonso at biglang naglaho at sumulpot sa likuran ng binata at akma itong sasakalin ngunit buti na lamang ay agad na nakaiwas si Lando. At doon na muling nagsimula ang kanilang laban. Gaya ng kanilang bawat kakampi ay walang nais na magpatalo. Natatapatan na rin ni Lando ang husay sa pakikipaglaban ni Algonso. Ngunit alam niya na sa oras na gamitin nito ang agimat ay wala na siyang laban roon. At hindi nga siya nagkamali. Gumamit nga ito ng kapangyarihan ng agimat, kaya naman dahil doon ay tumalsik siya sa hindi naman kalayuan at tumama ang kanyang likod sa may malaking bato, dahilan din upang hindi siya makakilos ng maayos. Tumalsik rin ang kanyang espada. Namalaya niya na lamang na nakalapit na sa kanya si Algonso at iniaangat siya nito habang sakal-sakal siya. Nahihirapan na siyang huminga. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa iyo na wala kang laban sa isang tulad ko. Saad ni Algonso sabay ngisi. Paalam na sa iyo, binata. Ikamusta mo na lamang ako kay Lexus sa kabilang buhay. Wika pa ni Algonso at sinaksak nito si Lando. Ngunit bago niya magawa yon, biglang nahatak ni Lando ang agimat mula sa leeg ni Algonso. Kaya napatigil ito at nabitawan siya dahil sa gulat. Agad niyang sinuot ang agimat at huminga ng malalim. Kahit nahirap siyang kumilos dahil sa sakit ng kanyang likod, pumikit siya at dinadama ang binibigay na kapangyarihan ng agimat sa kanyang katawan. Ilang saglit pa ay nagmulat siya ng mata at naging kulay asul ang gitna ng kanyang mga mata at dama niya ang lakas ng kapangyarihan ng asul na dragon. Hindi! Hindi ito maaari! Sigaw ni Algonso nang makita at naramdaman ng paglakas ng kapangyarihan ni Lando. Susugurin niya rin sana ito, ngunit biglang nag-anyong malakas na asul na dragon at nagpaagaw pansin sa lahat ng naroon. Napatingin ng lahat sa direksyon ni Lando at Algonso.
Nagawa niya. Sambit ni Amelia na napatigil rin sa pakikipaglaban sa iba pang alagad ni Algonso. Samantala, ang asul na dragon ay pumalupot sa katawan ni Algonso at pariin yon ng pariin. Sumigaw ng ubod ng lakas si Algonso dahil sa pakiramdam niya madudurog na ang kanyang katawan hanggang sa naisipan itong saksakin ng katawan ng dragon na katawan na rin ni Lando na pumupulupot sa kanyang katawan. Dahil sa ginawa ni Algonso ay napakalas ang dragon sa katawan niya. Napangiti naman si Algonso sa nakitang nasaktan niya ang dragon. Hindi ako papayag ng isang katulad mo lamang ang tatalo sa akin at gagamitan ng kapangyarihan ng agimat na yan. Huwi ka ni Algonso at gumamit rin ng sarili niyang kapangyarihan at pinatama ito sa asul na dragon. Subalit naglabas rin ng asul na apoy ang dragon mula sa bibig nito at isinasangga sa kapangyarihan ni Algonso. At dahil nga sa nais na ni Lando na matapos iyon, ay ginamit niya na ang pinagsama-sama na apat na uri ng kapangyarihan ng agimat. Dahil sa lakas ng kapangyarihan ng agimat, ang katawan ni Algonso ay unti-unting natutunaw na sinabayan nito ng pagsigaw. Ilang saglit pa ay tuluyan lang ang natunaw ang katawan nito. Nang makita iyon ng mga natitira pang alagad ni Algonso, ay nagkanya-kanyang takbuhan ng mga ito dahil sa takot at wala na ang kanilang Panginoon. Ngunit hindi iyon hinayaan ni Lando. Naisip niyang baka gaya ng dati, ay gumawa na naman ng paraan ang mga ito upang muling mabuhay si Algonso. Hinabol niyang mga ito at bawat madadaanan niya na alagad ni Algonso ay binubugahan niya ng asul na apoy at ilang saglit lamang ay natutunaw ang mga ito. Nang maubos niya ang mga ito, ay saka na siya bumalik sa normal at naging tao muli. Agad siyang nilapitan ng kanyang mga kasama. Nagawa mo, Lando, natalo mo si Algonso at nagamit mo ang kapangyarihan ng asul na dragon nang walang kahirap-hirap. At napagsabay-sabay mo pa ang mga ito, binabati ka namin. Masayang saad ni Amelia. Hindi, Amelia, nagawa nating lahat. Nagtulungan tayo. Nagtagumpay tayo. Masaya ring sambit ni Lando na napasigaw dahil sa tuwa. Nagsigawan na rin ang lahat ng naroon at lahat ay masaya dahil sa tagumpay nila. Isang buwan ang lumipas. Naging maayos na muli ang lahat. Naging tahimik na rin ang mundo ng mga engkanto at tao. Payapa na muli ito at wala nang nanggugulo pa. Nagpapasalamat rin si Amelia sa lahat ng mga elementong tumulong sa kanila sa digmaan, maging ang mga sirena rin, at mukhang may mabubuong pag-ibig sa pagitan ni Wagon at Susi. Nagpaalam na rin si Armando na lilisanin na nito ang kaharian dahil tapos na rin naman ang kanyang misyon na tumulong sa mga mabubuting engkanto na mapaslang si Algonso. Ngunit hindi siya pinayagan ni Amelia. Maari bang huwag ka na lamang umalis? Dito ka na lamang manatili upang manatili ka rin sa tabi ko. Maari ba yon? Dahil sa sinabing iyon ni Amelia, ay hindi na nga nagawa pang umalis ni Armando. Samantala, nagpatuloy naman si Lando sa kanyang pag-aaral na nausli dahil sa kanyang misyon. At ngayong wala na si Algonso, siguro naman ay wala nang hahadlang para matupad ang kanyang pangarap. Kumuha siya ng kursong medisina. Nais niya kasi na magligtas pa rin ng buhay kahit na hindi na siya gumagamit ng agimat. At iyon ay sa pamamagitan ng pagiging mahusay na doktor. Itinago niya na rin muna ang agimat sa isang ligtas at lihim na lugar na tanging sila lamang ni Amelia ang nakakaalam. Palagay niya ay hindi niya naman iyon kakailanganin pa. Ilang araw ang lumipas, habang naglalakad si Lando pa uwi sa kanilang galing eskwela, ay nasa lubong niya si Diana. Hindi na ito nagpatumpik-tumpik at agad na humingi ng tawad na mabilis rin namang tinanggap ni Lando. At sa pagkakataon na yon, doon na sila muling umamin sa isa't isa ng kanilang tunay na nararamdaman. Nakalaunan ay naging magkasintahan rin silang dalawa na matagal nang pinapangarap ni Lando.
Samantala, habang lumilipas ang panahon, unti-unti nang natututunan ni Amelia na mahalin si Armando. Ang pagmamahal niya noon para kay Lando ay nalipat sa lalaking minamahal niya ngayon. At di nagtagal na kinasal silang dalawa, naging mabuting hari at reyna sila sa kaharian ng mga engkanto. Paminsan-minsan naman ay dumadalaw rin sila kay Lando. Masayang nakatanaw si Lando sa magandang tanawin na nasa harapan niya at inaalala ang lahat ng pinagdaanan niya. Batid niyang mula noon hanggang sa huling digmaan ay kasama niya si Lexus at ginagabayan siya nito. Maya-maya pa inatanaw niya si Lexus na nakalutang sa ere at nakangiting nakatingin sa kanya na ginantihan niya rin. Hindi nagtagal ay unti-unti na rin itong naglaho. Paalam na Haring Lexus. Maraming salamat sa lahat. Hindi ko malilimutan lahat ng kabutihang ginawa mo para sa akin. Hinding-hindi kita malilimutan. Hanggang dito na lamang po ang Agimat ni Lando.